Yes! Gumising na po ang mga natutulog at tayo po ay matutulog ulit. Yeah, meron po ba natutulog? Wala naman. Yan. Binabati ko po kayo ng isang magandang araw. Isang maulang, napakagandang araw. Blessed po ang araw na ito ni Lord. And before we start, okay lang po ba na mag-pray muna tayo? Yan. Sige po, humiga po ang lahat. Sige po, tayo po tayong lahat. Sige po, tayo po ay tumayo. At isang bagay po ang dapat nating maintindihan sa oras na ito. Lahat po ng mga ngayon narito, kinakailangan magkaroon ng expectation. Sino po ang merong expectation na siya'y gagaling? Kinakailangan po yun. Na po, dahil tayo po ay lalapit sa Diyos, kinakailangan. Sabi nga, without faith, we cannot please God. Kaya kinakailangan po natin ang pananampalataya at ang Diyos ang siyang kumilos sa ating kalagitnaan. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa oras na ito. Hindi hadlang, Panginoon, kung umuulan man, kung merong bagyo. Maraming salamat, O Diyos, sa lahat na mga dinala mo rito. Salamat sapagkat iningatan mo sila sa kanilang biyahe. Bagamat malayo yung iba, malayo pa ang pinanggalingan. Maraming salamat, O Diyos, na sila'y ligtas na karating dito, O Diyos, at maging sa kanilang pag-uwi mamaya, ligtas sila makakabalik sa kanilang tahanan. At bayaan mo, O Diyos, sa araw na ito, alam ko po na may gagawin kang magandang bagay, himala sa bawat buhay na narito, O Diyos, sapagkat ikaw, O Diyos, ang siya nangako sa bawat isa na sino mang may pananalig sa iyo, Panginoon, sa kanya ay walang imposible. Kaya po dahil ikaw ang Diyos na aming pinagkakatiwalaan, ikaw nagbigay ng buhay sa amin, ikaw ang siya lumikha, kaya ikaw din ang Diyos na magpapagaling sa bawat isa. Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyo. Ang mga sandaling ito, ang mga oras, igugugulin, ikaw, Panginoon, ang siyang mahayag sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes. Amen. Okay po. Okay. Sige po, manatili pong nakahiga ang lahat. Sige po, pwede na po tayo maupo. Yan, binabati ko po kayo ng isang magandang araw na muli. Maraming salamat sa pagpunta, sa effort ng bawat isa. Alam kong malayo pa po ang pinanggalingan ng iba. Yung iba, nasa malapit lang, konting kembot lang. Yan. So, binabati ko po, pati po yung mga nanonood sa atin ngayon. We are live sa Facebook. Kamusta po kayo dyan? Binabati ko rin po ang departments po natin. Ang cashier, ang CRMG, ang ating utilities, ang ating securities, yan, ang ating EMT, ang ating warehouse, ating cafeteria, mga nasa kabilang building natin, ang accounting department, ang HR department, and lastly, the Zynergia online services. Sino po ang hindi masaya ngayong araw na to? Ako? Taas ang kamay ng hindi masaya ngayong araw na to. Si ma'am naiyak na oh. Yan. It's raining today. Hindi po ibig sabihin na medyo gloomy or ang panahon ngayon is para nakakalungkot. Kundi, rain is a blessing from the Lord. Okay po? But you're so hot that I'm melting. I fell right through the cracks. And then I threw in your face and laughed. I guess what I've been saying is there ain't no better reason to reach yourself if and I didn't go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. But I won't hesitate no more and no more.
cannot wait. I'm yours. There's no need to complain. Now our time is short. This is our fate. I'm yours. Yes. I'm yours. Open up your mind and see like me. And open up your plans and you are free. Look into your heart and you will find love, 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 love. Listen to the music at the moment. People dance and sing. We're just one big family. Well, it's a God to take you right to the no more and no more. It cannot wait. I'm yours. There's no need to complain. Now our time is short. This is our fate. Natuwa po ba yung malulungkot o lalong nalungkot? Yan, nakita na ako ng mga humingiti na. Yan ang gusto ni Doc kasi pagdating niya dito. So dun sa mga malulungkot, ngumiti pa tayo. Yan, okay. So before we start, tawagin ko na po ang host for the day. Guwapo, macho, guwapito, Sir Vic T. De Guzman! Yes! Hello po sa lahat. Good morning! Good afternoon! And good evening! Yan. Hello po! Welcome to Cafeteria Zynergia at welcome po sa lahat ng ating mga panauhin. Parang maraming masaya kesa sa malungkot sa araw na to. This is a blessed day. Tama po ba? Yes. Kamusta po ang bawat isa? Ano ha? Parang hindi pa kumakain. Well, isang mapagpala at maulang araw po sa lahat, especially sa ating mga nanonood international. Hello po sa inyo lahat dyan. At syempre, yung mga ating mga panauhin ngayon, na ngayon, first time na nakarating. Mga first timer po ba? Yung mga nanonood sa amin, sa follower namin, sa YouTube. At yung ngayon lang nakapunta, na hindi nila alam na dito kayo makakarating. Nabudol. Ayan, ngayon lang. Okay. First time. Yung hindi pa ho nakakilala sa akin. Ngayon lang ako nakita. Sige o, magmihiya. Ah, marami pa. So, hindi kayo nanonood ng Cafeteria. Oh, so, every Tuesday po yun. Tuesday and Friday, nood lang kayo ng Cafeteria before the Health Forum video live na mag-conduct si Doc Atoie. Ito po yun. Ay, hi, hello, hello. So, ito po yun, yung Cafeteria na ang inyong host na si Boss B kung tawagin, na wala hong bukol sa likod. Mahirap magkabukol sa harap. Ayan, alright. At sa aking partner na si Amazing AG, yes. Nag-enjoy ho ba kaya sa kanyang tugtugin? Kanyang tinugtog sa inyo? Oo, sana naman lang ay, ayun, mabuti naman at napatigil mo ang ulan, partner. Yes. Sige, mamaya, pakakantahin ulit kita. Ha? Ang partner mo, nasaan? Ano na, nauna na eh. Nauna na, kinuha na? Sige, babalik yun. Kinuha na. Okay, so sino ho dito ang may mga karamdaman? Kukuunti lang.
At sino ho ang gustong gumaling? Ay. But mas marami ang gustong gumaling kaysa may karamdaman. Okay kayo ah. But anyway, kumain na po ba ang lahat? Sure? Sino ho yung hindi pa kumakain? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. Nagpaluto ho ako ng graba. At mamaya eh malambot na siya. Hindi nang ihain sa inyo. Oh, sino naman sa sabing hindi ho pa kayo kumain? Kain-kain ho pag may time. Baka mamaya himatayin kayo dyan. So, nag-enjoy ho bang lahat? Excited ho ba kayo at nakarating kayo dito para makita kami? At siyempre ang aking partner na walang kakupas-kupas na hindi nyo maaninag sa araw. Kahit maaraw, hindi nyo siya maaninag. Si Doc Atoie. Yan. Gusto nyo siya makita? Gusto nyo humakita? Kayo ho dyan, gusto nyo makita? Sa kasiwang palad, wala ho si Doc Atoie. Nag-abroad na, hindi na babalik. Pero nandito naman ho kami para ipagpatuloy po ang aming mission. Hindi ho, nandito ho si Doc, nandito siya. Nag-re-retouch lang. Alam niyo naman, napaka-arte niyang doktor na yan. Dahil siyempre, pagka tinatamaan ng ilaw, kailangan balansi ang kanyang kulay. At siyempre, please do like and share our... ayun po, yung aming health forum page. Kung sino po ang hindi pa nakaka-like sa aming Facebook account, yan po yung aming page, Health Forum with Doc Atoie, yung may apple. At sa loob ng apple, andyan po yung mukha niya. Oh, nakikita nyo ba? Sa loob ng apple? Ayan o. Ayan, ayan. Ayan ho, ayan, ayan. Ang cute ng ngiti ni Doc Atoie. Nakikita nyo ho ba? Wala ho kayo makita? Ganyan ho talaga kulay. Natatapat dyan sa kulay na yan. But anyway, it's a blessed day. God is good. All the time. And all the time, God is good. Pero bakit may mga seryoso pa rin? Ano ho ba ang problema? Amen. Kasi ho, may tinatawag kami dito pag kayo ho ay umaattend dito sa aming palatuntunan, sa aming show, kailangan ho kayo ay naka-smile. Bawal ho dito ang nakasimangot. May penalty. Kada minuto, kayo ho ay mag-penalty ng 100 per minute pag hindi kayo ngumingiti. So, meron ho tayong mga CCTV dyan na nakatingin sa inyo. So, kailangan ho nakangiti. Ayaw nyo ho bang ngumiti? Ha? Gusto nyo ngumiti? Ayaw nyo? Oo. Oh, kasi pag nakangiti kayo, mag-ano ang pakiramdam. Di ho ba? May sakit na kayo. Imagine eh, nagpunta na kayo dito, may sakit kayo. Tapos, lulugo-lugo pa kayo. Ano ho ba? Last day nyo na ho ba? Kailangan ngiti kayo. Yes. May purpose. Bakit ho kayo nandito at nagkita-kita tayo? Ako ho, nagpapasalamat ako sa araw-araw na ginawa ng Panginoon. Patuluyan niya pong hinahabaan ang aking buhay. Kaya ngayon, nakita-kita tayo, so may purpose. Tama ho. Kasi hindi naman ho ipapahintulot ng ating Panginoon na hindi tayo magkita-kita. Kaya kung sino man ho ang nawawalan ng pag-asa, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Dahil ang pag-asa laging nagre-report kung may bagyo man o wala. Tama ho ba? Ayan. Kaya sa araw na to, this is a blessed day. At especially rin dun po sa ating mga kababayan. At binabati ko, partner, si yung aking kaibigan na taga Iligan. Hello po. Si Mr. and Mrs. Soy Esmino. Yeah, happy Soy. Anniversary. Sir Soy. Yan, happy anniversary. At sa ngayon, ready na ho ba kayong makilala at makapanayan ng personal si Doc Atoie? Gusto niyo talaga? Walang sisihan. Pag siya'y tumayo dito, hindi ba kayo madidismaya? Kasi ibang itsura namin sa TV, iba itsura namin sa personal. Kaya sa araw na to, this is a blessed day, tawagin ko na ang nag-iisa, walang katulad, napaka-exotic, kakaiba sa buhay natin, Doc Atoie Orbulano! Wow! Hello! Parang walang nakaupo dito. Dito ako. Nandiyan ka. Para kang profesor sa itsura mo. Halika na rito. Yan. Pakinggan mo yung kanta ko, pare. Kanta mo yan? Kailan pa? Nung nabigay ako ng jacket. Palakpakan natin! Doc Atoie Arboleda! Good morning! Atoie, Atoie Arboleda! Atoie, Atoie Arboleda! Eric ko. Para kang congressman, konsehal. Isang malamig, pare. Iniginawa ko. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kahit maulan, eh, maraming salamat sa Panginoon at ginabayan kayo para makarating kayo ng ligtas dito. At may good news ako sa inyo.
Good news! Oo, umpisahan ka agad natin sa good news. Ano yung good news mo? Paparating na yung bagyo. Paparating? Kaya malamang wala makauwi. Pero pwede naman sila makauwi dito. Yung bagyong na. Teka lang, pare. Bakit? Malabo yung aking salamin. Oh, linisin mo muna. Linisin mo muna. Hipan ko, hipan ko. Pare, may laway. May laway. Susut-sut ka na salamin. Wala naman salamin. Eh, nakakahiya mag-shades kasi umuulan. Okay, okay. Salamin na lang ako. Ayun. Andyan ho kayo. Yeah. Welcome ho, Nay. Yeah. Kailan ho kayo dumating? Ngayon lang. Kanina pa. Ba't wala ho kayo dyan? Ayan. At sabi niya, at kayo, nadismaya na ako. Hindi ho. Okay, welcome po sa Cafeteria Zynergia na ginawa po natin ang konseptong ito upang makapaglingkod po kami sa ating mga kababayan, mga kapwa natin Filipinos na nasa ibang bansa. Yung mga nagtatrabaho, ang tawag natin sa kanila, mga OFW. At yung mga nag-migrate na doon nakatira. Ito lang yung means namin para makapaglingkod sa pamamagitan ng Facebook. Yes, ng to reach you out. Yeah, reaching para. Out. Kasi kayo, blessed kayo, no? Kahit hindi maganda yung panahon, kaya nyo magpunta rito at magpakonsulta ng personal sa akin. Correct? Tayo naman, ito lang yung means natin. So, sumasagot po kami ng tatlong katanungan tungkol sa kalusugan. Pinaalala ko yung mga nagme-message po sa amin. Ang tanong po tungkol sa kalusugan, ha? Mm. Ang kasi daming tanong, eh. May nagtatanong, Dok, ano ba ang number na maganda para tayaan? Oh, yeah. Mga ganun. Oh, ano ro, Dok? Alam mo ba kung ano ang katabi ng Jupiter? Hindi ho namin. So, sasagot kami ng 3 questions. Yes. Galing sa mga nagpadala ng kanilang liham. From Cyprus. Cyprus. Sa may Cyprus. Sa may Greece. A Greece. Sa may Athens. Alright. Susunod yung galing California. California, USA. At yung isa galing sa Germany. Germany. Yan. Sasagutin namin yung tatlong katanungan pero later pa yon. Ngayon, alam nyo, ito na yung good news talaga. Saksi ho kayo dahil siguro you've heard na ang inyong lingkod ay meron pong foundation. Every other Friday po, nagbibigay po kami ng grants. Yung foundation po ay nagbibigay ng grants sa tatlong recipient. So, today is the day, di ba? Yes, opo. Na pinagkaloob ni Lord para ma-awardan po ng kanilang grants. Ang foundation po, ang pangalan ay ang Zeal to Heal Foundation. Ang layunin po niyan, by the way, kwento ko sa inyo konting-konting history lang. 9 years pong pinag-pray ni Doc Atoie yan. 9 years. Amen. At sinagot ng Panginoon ang ating panalangin noong November 16 of 2018. Yun yung founding anniversary ng ating foundation. Ang layunin po niyan is makatulong tayo sa mga pasyente na walang kakayanang magpagamot. So, sa pamamagitan ng foundation, yung mga cancer patients na talagang alam nating kapuspalad, isasagutin po ng foundation yung buong treatment program nila hanggang gumaling sila. Amen. Isa po yun. Pangalawa, mamaya maririnig nyo yung mga istorya ng buhay nung ating tutulungan. Okay. Pangalawa, kinukuha po natin yung mga anak ng pasyente. Kinukuha? Oh, may van akong puti eh. Huh? Kinukuha natin yung mga anak ng mga pasyente para gawing scholars. Ah. Yung mga bata na nahinto sa pag-aaral kasi ang kanilang magulang ay nagkasakit. Oh. So, kinukuha natin at pinag-aaral po natin bilang scholars po ng ating foundation. And good news! Good news! 2 weeks ago, kami ni Boss Vic, opo, kausap po namin, isama nyo sa prayers nyo, kausap po namin ng De La Salle, yes, University at ang Ateneo de Manila. Yeah. Bad news. Ano yun? Hindi sila pumayag. Opo. Kasi hindi kami pinapasok. Oo, gwardiya lang kausap namin. Akala nagsosolicit kami. Kaya ganun lang kami. Eh, malay natin, no? Basta, yon. So, mahirap pong tumulong kung ikaw, gustong-gusto mong tumulong. Libre doktor, libre consultation, pero yung pasyente wala talagang kapasidad. Eh ako, personally, I can help. Kumbaga, limited. Di ba? Limited lang. Nari, gusto kitang tulungan, kaya ko tumulong ng isa. Mm-hmm. Di ba? Halimbawa, kaibigan, hanap tayong kaibigan. Ito si nanay. Nay, kunwari, magkaibigan tayo, ha? Mm-hmm. Kunwari lang. Kausapin mo ko, nakausapin lang. Kunwari, magkaibigan tayo. May gusto tayong tulungan pasyente. Hihingi akong tulong sa'yo. Okay lang ba? Dalawa lang tayo magkaibigan. Tag 50 mil tayo.
payag ah. Oh, kahit payag siya, baka hindi niya kaya. Tama? Kahit gusto natin, pero yung kakayanan at kapasidad natin ay limitado. That's why may foundation. Kung dalawa lang kaming tutulong, masakit para sa amin. Pero kung tayo ay 100,000 at manghihingi lang ako ng tagpipiso, hindi masakit sa kalooban at bulsa mo yon. Tama ho ba? Tama! Tama. Pero parehas tayong may matutulungan. Naintindihan nyo? So yun po yung foundation. Okay? Mabuhay tayong lahat! Palakpakan! Kaya mamaya, sa mga nanonood, maraming salamat sa patuloy na pagpe-pledge at pagtulong po ninyo. Yes. At dun pa sa mga gustong tumulong, mamaya po yung ating bank account. Ipakikita po namin sa inyo kung saan kayo pwedeng makatulong. Okay, pero ngayon, umpisahan muna natin yung ating pagbibigay, anong tawag din? Tulong. Tulong? No, pagbibigay tulong. Pagbibigay, mamaya pa. Mamaya pa. Oh. Pagbibigay pagmaunga, bati muna. Bumati muna tayo. Sorry. Oo. Sige. Binabati po natin ang mga hindi namin nababati. So, happy birthday sa lahat ng may birthday. Na-miss kita. Oh, na-miss ako. Oh. Bakit? Abate, amay. Amoy kambing ka. Amoy kambing. Ikaw amoy ka? Kambing. Amoy kalabaw ka. Ah, sige. Binabati po namin kasi kung kayong nandito ay nasa 300 plus at marami pa pong parating, dapat iintay-intay namin. Meron pa yung apat na bus. Oh, may apat na bus po na parating galing Pangasinan. Oh. Eh, nag-text po sa atin, pag inintay namin, maiinip naman kayo. Mm-hmm. Tama ho ba? At saka ang laman nila, apat lang din man. Eh. Bakit? Driver lang. Driver lang. At least bus na apat. Apat na bus. Kaya hintayin ho natin yung bus na apat. Makaka-create lang ng traffic. Eh, bakit? Yung service nila eh. Sige. So, babati muna tayo sa mga nanonood sa atin sa buong mundo. Kung kayo nandito, sabi ko nga, kulang 400 pa lang kayo. Pero ang nanonood sa atin ngayon, nasa 31,000. So talagang iba ang social media. Opo. At mas maraming nanonood sa atin outside the Philippines. Outside the Philippines. So batiin natin yung mga nanonood sa atin from abroad. USA, United States of America. Ang sulok ng United States of America. Hello po sa lahat ng nanonood sa amin, ng mga follower naman dyan. Canada. Australia, Afghanistan, Argentina, Pure Foods, Magnolia, Talk and Text, Ginebra. Ano ba? Hindi, mga bansa. O, bansa. Oh. Sa Cambodia, China, Canada, Bahrain. Bahrain sa Dubai. Ayan ha. Ang tamang pronunciation pala, Bahrain. Ano? Bahrain. Bahrain, ganun? Yes. Kasi, Bahrain. Kasi pag nag-rain, it's Baha. Alright. Hindi, Bahrain nga. Hindi siya Bahrain. Bahrain. Saan ba? Hong Kong. Cyprus. Macau. Singapore. Dubai. Malaysia. Indonesia. Thailand. Papua New Guinea. Germany. Austria. Africa, Belgium. North and South. Spain. Korea. South and North. Rome. Sa Italia. Sa Rome. Yes, UK, Rome. London. Yan. Napakarami dyan yan. Nanonood. Ano pa sa yun? Italy. Meron tayong hindi lagi nababati. Sabi niya, bati ano yun naman yung bansa ko. Kaya iniisip ko nga. Ano ba bansa yun? Sige, nag-message. Cubao. Bansang Cubao. Diyan lang yun. At sa marami pang iba na nanonood. Yan. Japan. Japan. Batiin mo yung Japan. Batiin ko. Oh, sa kanilang ano? Kanilang lingwahe. Okay. Nihongo. Tongguri kandida kangsul deyasida ogguri yongdana yaisikkan bolse kaireddo kangsa dongsekere hendailo nothing hutoska hai gale walang pangan naman nate ano sabi mo good morning konnichiwa ganun ka ba yun letter by letter pinag-aralan ah. Spanish. Yeah. Spanish. Oh. Spanish bread. Buenas. Buenas dias. Buenas tardes. Buenas malas. Buenas malas. Yan. So, binabati namin lahat ng nanonood sa buong mundo. Yeah. God bless us all. Tandaan natin, maganda ang purpose ng Panginoon sa buhay natin. Kailangan lang maintindihan natin paano natin good ipagpapasalamat morning yung ganda ng purpose ni God. Yeah. Okay? Ba't na kasi makot sila? Malay ko.
Huwag natin tuloy ito, Tol. Ha? Huwag natin tuloy. Wag! Tuloy natin to. Pupunta-punta rito, sisimangutan tayo. Ba't hindi kayo nanahimik sa bahay nyo? Di ba? Baka na bakit dismayado? Akala ko ba naman? Oo nga eh. Si Cardo at saka si JM ang makikita ko. Si JM? Di Guzman. Ikaw yon? Siya. Oo nga, no. Tingnan mo. It's joke time! Tingnan mo. Oh, di ba? Pagkaharap, JM. Side view, JP. Naka na. Kabilang side view, PJ. Back view. Dedo na to. Start working like Molly. Sige, tayigin na natin ito, katarantaduan na ito. Okay, ngayon po, pasok na tayo dun sa ating awarding. Awarding, yung mga ating recipients. Of the grants, recipients po. Nandiyan na ba sila? Andiyan na? Okay, so tawagin po natin ang head coordinator ng Zeal to Heal Foundation, Miss... Lila De Lima. Agnes Arboleda! Siya po yung kapatid ni Doc Atoy. Yes. Na nakakatandang kapatid. Bumati ka naman, te, sa ating mga televiewers. Good afternoon, everybody. Yeah. Good morning. Good morning pala. Yan, okay. According to the law of nature. Alright, yan na. Pinagatawag na. Good morning po. A blessed morning po talaga. And we are very fortunate na nandito po tayo ngayon kasi ito po yung araw ng pagbibigay, di ba? Masarap sa feeling yung nagbibigay, kaya huwag na po natin patagalin. Actually, tatlo po sila. Kaya lang yung dalawa nakarating na, yung isa na stranded pa. Yung? Nasa NLEX pa kasi galing pang dalakan. Baka kasama nung apat na bus? Oo, baka na doon nakasakay. Patay ko doon nakasakay. Okay. So, intay-intay natin sila, pero start na po natin. Ano? Yeah, okay. Okay. So, ito po yung mga recipients or yung mga applicants dito po sa ating foundation. Okay. Bigyan muna natin sila ng konting background. Okay. Paano ba makakatanggap ang recipients? Ano yung proseso? Paano sila so, hindi po yan pwedeng, Dok, tulungan mo naman ako. Yun na yun. Tama ho ba? Ipaliwanag mo kung paano. Meron po tayong tinatawag na information sheet na inyong a-applyan. Application form. Na doon po ay ilalagay nyo ang inyong request based on doon sa kalagayan ng kinakatawan ng pasyente at kanila pong kalagayan. Okay, first and foremost, kailangan naka-attend ng health forum. Yes. So kung hindi man naka-attend, at least nakapanood via Facebook or YouTube ng full-length video para maintindihan kung ano yung itinuturo ni Doc Atoy. Tama ho ba? So after that, kung gusto nilang ng treatment pero can't afford, that's the time they'll apply. So mag-fill up ng form. After pong i-apply yan, ito po yung kumbaga letter of intent. Okay, pagkatapos mag-apply, isasubmit po sa ating CRMG, Customer Relations Management Group. After that, i-screen po ng screening committee ng foundation. Siyempre, kailangan may screening. Tama ho ba? Kasi alam nyo, meron nung kaming natawagan. Humihingi ng tulong, pero nakatira sa subdivision. May kapasidad ang mga anak, kaso ayaw. So, palagay ko hindi tama yon. Correct? So, last time, ang nabigyan namin, kung nandito kayo, you will be touched. Last time, ang nabigyan namin, ilang taon siya? Yung bata. Nine years old. Kaya po namin, isa siya sa napili, unang-una, batang-bata, ang sakit niya, pwedeng cancerous yung bukol niya sa leeg. Tapos, alam niyo kung saan sila nakatira? North Cemetery. Tolda, na yung tolda na yon merong nicho sa loob. So, kaya ko kinukwento sa inyo to, kapatid. Kapatid? Nasa bundok. Ala! Kapatid, hindi ho ba blessed na blessed tayo? Ikaw, nakaka-uwi ka sa bahay nyo, may sarili kang kama, may pintuan, nakakakain ng tama. Pero nakita nyo yung isang nakukwento ko na yon, nakatira po siya sa North Cemetery. See? So these are the things na hindi masyado nating napapansin because we keep on thinking na may problema tayo.
mayroong mas malulupit ang problema kaysa sa atin. Kailangan lang makita natin yung positive side ng buhay natin. Correct? Yes. So, blessed na blessed kayo. Pero, Doc, oh, blessed din sila. Oh. Yung nakatira doon sa North Cemetery. Kasi siya pala may ari noon. Hindi. Ang ulam nila lagi, ano? Bulalo. Ito naman. Okay, so, yun po yung kung may kaibigan kayo na gusto nyo rin tulungan. Tama ho ba? Pwede yun, ha? Mm-hmm. Ikaw yung gagamitin ni Lord na channel of blessing. Channel of blessing. Hindi ikaw ang direktang blessing, pero channel of blessing. Channel. Pwede yun, di ba? Pwede. So you can invite them to attend and they can apply. Tapos screening. After screening, ayun po, background information check tayo. Tama? Yes. At pagkatapos, pag na-approvean, ito na po yun. Sige. Mm-hmm. Yung mga bibigyan natin ng ano, ng... Kailangan ba nila ng mga grants? Business permit, DTI, NBI. Oo, kailangan NBI, yan. Mayor's permit. Mayor's permit. Letter, tsaka yung kanilang medical records. Okay. Sige, tawagin na po natin. Alright. Mamagnet. So, yung una ko pong tatawagin, siya po ay may chronic kidney disease. Chronic kidney disease. Meron din po siyang gout and open wound. Umattend na po siya dito, kaya lang talagang hindi po daw niya kaya yung magpagamo, ay yung magbumili ng mga supplements natin. So, siya po ay 2 taon lang hindi na siya nakakapagtrabaho dahil doon sa sakit niya. Bigyan natin ng konting background. Ang chronic kidney disease ay hindi na nagtatrabaho ang kanyang kidney. Buhay pa ang kidney, pero hindi makapagtrabaho, kaya tumataas ang creatinine o laso na nakahalo sa dugo. For dialysis. Ang susunod na magiging sakit, ang susunod na gagawin dito is dialysis. Yes. At ang dialysis ay naglilinis ng dugo 2 to 3 times a week na nagkakahalaga ng 40 mil buwan-buwan. Wala ka ng trabaho, kailangan mo pang gumastos ng 40 mil buwan-buwan, masyado hong masakit yon. Tama ho ba? Sa atin naman, ang itinuturo natin sa pamamagitan ng disiplina at tamang nutrisyon na ipapasok sa katawan, pwede pong ma-repair ang kidney. Alright? Okay, sige, tuloy. Sige, tuloy. So, hindi na siya nakakapagtrabaho 2 taon na at hindi talaga kakayanin nung kita nung asawa niya, which is isang kasambahay. Yung 5,000 pesos na sinisweldo ang kanyang asawa, may anak pa silang isa, kung kaya tinutulungan po siya ng brother niya, ng kuya niya, na magpagbayad sila ng bills, ganon, at makakain. So, napili po namin siya kasi nung nakausap ko siya, ang sabi niya, thank you, ang tagal kong inintay to. Thank you, dininig na ni Lord yung dalangin ko. Kaya, welcome po natin, Sir Mark. Napaka-positive po ng mukha niya. Sir Mark, ayan. Ilang taon si Mark? 28 years old. Napaka-bata. Halika, Mark. Parang ang laki ng tinaba mo, ha? Hello, Sir Mark. Kamusta po kayo? Giniginaw po yung attention. Ha? Ano yun? Hindi ka pa kumakain. Giniginaw. Bigyan mo yung jacket mo. May jacket siya eh. Giniginaw eh. Yakapin mo! Yakapin ko na lang. Kumain na ho ba? Hindi pa nga eh. Okay. Bali, Ate Agnes, yung anak. Yung... May isa siyang anak. Okay. Siya yung may sakit. Okay. So, sige. Kwento mo kung paano ka napunta rito sa health forum. Kung napanood mo rin ba kami? Yes po. Oh, kailan yung una mo kaming napanood? Sige lang. Yun po yung anniversary ko noong December 12, 2018 po. Okay. Mula po noon, nagkaroon po ako ng dahil sa mga napakinggan ko po kay Doc Atoy ng mga disiplina. At laking pasalamat ko po talaga kasi dahil po sa kanya, siya po yung nagbigay inspiration sa akin na magbagong buhay. Kasi dati po, naniniwala po ako sa Diyos, pero yung Diyos wala po sa buhay ko. Kaya doon po talaga ako na nabigyan po ng buhay ng pag-asa nung marinig po si Doc Atoy. Tapos po, nung nagkataon na medyo lumakas-lakas yung katawan ko, pinilit ko pong pumunta dito para makadalo po ng health forum. Nilakad ko nga lang mula west hanggang dito. Naglakad ka lang? Opo, hindi ko po kabisado kung ano.
Tatlong linggo na siya umalis. Kaya pala ganyan. Opo, nilagin. Kumain ka na ba? Kumain ka naman. Opo, opo. Oh, kumain naman. Okay. So, ngayon, makakatanggap ka ng yung nutritional guidelines na dapat sa'yo. Pagdamutan mo ang Zeal to Heal Foundation. Ito po ay tatagal ng 45 days. So, ito po kasi ang aming misyon na ang lahat po ng pasyente ay dumadaan sa 120 to 4 and a half months. So, dinidivide po namin yon sa 3 phases. So, ito pong kanyang first phase ay tatagal po ng 45 days. Okay? After 45 days, siya naman po ay babalik ulit para magkaroon po ng developmental monitoring, mamonitor kung ano po ang kalagayan ni sir. Actually, imamonitor natin siya yes, oo. Habang umiinom siya ng ating supplements. So, nakwento nga ni Sir Mark, simula nung napanood niya, yung mga tips na binibigay ni Doc Atoy sa discipline, talagang ginawa niya. Ginawa niya at kasi gusto niyang gumaling. Kaya ito po ay tulong para sa iyong paggaling. At tatandaan mo, Sir Mark, faith, right action, plus discipline equals healing. Okay? Okay. Doc, meron ka bang konting mensahe? Bakit wala kang masabi? Wala! Wala. Konti lang. Magsishake. Sige, sige. Konti lang. Ne, okay. Dahil nakaka... Hindi ko ina-expect yun eh. I'm just doing my responsibility as a missionary doctor na I'm trying to teach people through social media. Tama ho ba? Through Facebook and YouTube. Pero honestly, maraming salamat din sa'yo dahil mas magpupursige ako na ipagpatuloy yung pagmimission ko dahil may mga nanonood pala na even though katulad niya, walang kapasidad, pero sinubukang magbago ng pamumuhay. At alam niyo kung ano good news, kaya ako medyo teary-eyed. Dahil sinubukan niya magbago, inayos niya ang kanyang pamumuhay. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya dinadaya. Ibig sabihin, kayang gumaling ng katawan. Huwag na natin ituloy to Zeal to Heal. Parang hindi gawain. Kayang gumaling ng katawan sa pamamagitan ng tamang disiplina at pagmamahal sa katawan. Yung binibigay ko po sa kanya, tulong lang ho yan, nutrition. Para makariko, pangit naman ang shades ko. Nag-shades ka lang ganyan. Ayan, pero ho, ibigan, walang imposible sa Panginoon. Yes. And to God be the glory. Yan. Ayan po si Mark. Okay, at Mark, ikaw ay makakatanggap ng isang kahong shop. Meron at shopaw. Meron din hot sauce. Okay, thank you very much. Okay, tulungan natin si Mark. Okay, wag ka muna alis. Dito ka muna. Dito ka muna sa gilid. Amazing AG. Yan. Kumakanta ka ba, Mark? Ah, hindi. Papakantahin sana kita eh. Okay, next, Ate Ides, ang ating susunod na... Ate Ags. Ate Ags. Sorry. Dala lang ako ng... Okay. So, ang susunod po natin, siya po ay isang 5 years old na bata. Okay? 5 years old? Yes. Opo. Bata siya? Hindi. Ah, bata. 5 years old. Okay. Tuloy mo. Panira ka eh. tuloy mo. Okay, sila po ay taga Nor Sagaray, Bulacan. Okay? Siya po ay may Myoma disease. Myoma? And hypertension. Okay, Doc? Myoma. All right. Myoma. Ang Myoma disease po ay isang pagkipot po ng carotid artery natin sa brain. So, related po siya sa stroke. Kaya hypertensive din po kahit bata pa lang. Yes. Oh. So, meron po doon sa artery, dito po sa skull niya, ang kumikitid. That's why nahihirapan mag-supply ng blood doon po sa brain niya. Kaya kahit 5 years old pa lang siya, siya po ay may high blood na. Okay? Siya po yung maingay na naririnig niyo doon. Okay. So, siya po ay nasa pangangalaga ng kanyang mama/tita. Alright? Kasi
Englishin ko na lang ha. The mother... okay. Yung mama niya, 12 years old pa lang. Nung nanganak. Kaya yung... Okay, ganito. Okay, para lang wala tayong malabag na batas. Yes. 12-year-old yung mommy nung panahon na ipinanganak siya. Ngayon, 5 years old. Okay, 5 years old na, so most likely 17 na. Tama. At huwag kayong, kasi batang bata-bata, okay, biktima po ng hindi magandang pangyayari. Okay na, okay na, okay, go. Alright. So, napili namin siya kasi unang una, nakita niya naman kung gano'n siya kabibo, di ba? At yung kanyang guardian ngayon, which is yung mama niya ngayon, ay talagang nakiusap, gusto niya po talagang matulungan. Kasi si Ma'am Jeneline din po, she doesn't have her own child. So that's why, yun po ngayon yung mission naman niya sa buhay niya. Namimissionin naman ngayon ng Zeal to Heal Foundation. Okay, so siya po ay 5 taong gulang and taga North Sagaray, Bulacan. Tawagin na natin siya Mary. Mary Nanami. Tsaka ang mama niya na si Jeneline. Ayan. Ha? Tumambing. Okay. Mary Nanami ang pangalan. Hello. Hello. Ayan. Si, anong name mo? Nami. Ami. Nami. Ilan taon na si Nami? 5. Nag-school ka na? Opo. Kilala mo ba to? Si Jollibee? Nasunog na fried chicken. Aray. So, ma'am, kamusta po? Okay naman po. Okay naman po. Ilan taon na po si ma'am? 36. 36. Tikas ang po kayo? North Sagaray. At ano pong kakantahin nyo? So, ma'am, kayo po yung number 2 na napili namin sa recipient sa Friday na ito. At ano po ba ang inyong masasabi? February po. Kailan po ba kayo naka-attend? February. February last. Ito. This is okay. Sige po. And then, napanood nyo kami via YouTube o Facebook. YouTube. Okay. Tapos nga po, sabi namin, try namin pumunta po. Baka may, kasi ang dami nyo pong tinitake na gamot. Mm-hmm. Sabi ko, baka may, ano pa, alternative para sa kanya. Mm-hmm. Kaya natagpuan nyo kami. Opo. Ayan. At sa kabutihang palad, kayo po ay napili bilang recipient ng Zeal to Heal. Ano po ba ang inyong masasabi naman? At kayo napili. Nagpapasalamat po ako kasi kami yung isa sa napili. Mm-hmm. Para ano, kahit paano gumaling nila. Ilang po. Ano daw? Yung pang-grocery daw. Yung pang-grocery. Oo, ha? Ayan. Ayan po si Nami, 5 years old. Okay. 3 times stroke. Nainistroke siya? Opo, 3 times. 3 times na? Ah, okay. So, yan Dok, ano ang masasabi mo sa bago mong ampon? Nadagdagan na sila. Ayun, na... Ayan, tingnan natin. Parehas kami naka-brace. Hindi siya kanya, hindi brace sa kanya. Jacket. Naka-jacket siya. Huwag kang masyadong kaka... Ate, ang bawal. Baka gusto mo akong bigyan ng mic. Huwag lang kakain ng masyadong maraming sugar. Yun po ang magkakos ng stroke, no? Sugar. Refrain from eating white sugar. Mga bata, mga magulang na nandito, lahat ng anak nyo, tanggalin nyo muna ang sugar. Mga anything na sobrang matatamis. Tsaka ito, yung candy. Kung gusto nyo ganito yung mag-embrace nyo. Candy pa. Okay? Hindi naman cancer. Okay, so si Lord ang umipo sa amin para piliin siya. Hindi po ito galing kay Doc, ha? Galing po ito sa lahat ng mga tumutulong. Sa pangunguna po, siyempre, ng ating CEO, si Boss Jojo Labid. Palagpakan po natin si Boss Jo. Hindi po mangyayari lahat ng ito kung walang mangunguna. Ako lang po yung nag-spearhead. Tama ho ba? Pero siyempre ho, may tumutulong po sa atin. At yun ay walang iba. Kundi si Boss Jojo, si Boss Dennis, si Boss Al, si Boss Chufer, at saka si Boss John.
Ayan, kami po ni Victor, kami lang po yung frontliner. Yes, opo. Thank you. Maraming maraming salamat sa Panginoon. Isama po natin sa panalangin natin ang batang ito na way makarecover po agad. Tama ho? And nagpapasalamat po kami. Meron po kami kasi mga patients abroad na kahit sila din ay nasa program, nagbibigay po talaga sila para po sa ating Seal to Heal Foundation. And dahil po sa inyo, mga ma'am, mga sir, thank you po. Maraming maraming salamat po. Okay, yan. Yan, okay, next. Yung pangatlo, wala pa talaga sila. Oo. Na-stranded, katatawag ko lang sa kanya. Sige, isisingit na lang nila natin siya mamaya. For the meantime, direct, for those who are really, those watching right now, wherever you are, and if you feel that you are touched by the Lord today, you may help and donate through the following, East-West, ito po yung Zeal to Heal Foundation at PayPal, okay? So, expect nyo na yung tulong nyo ay marami pa po talagang matutulungan. Yeah. Okay, maraming salamat. Galing po sa puso namin, sa kaibuturan ng aming puso, pati na rin po ng aming pangkriyas. Pati po sa aming abdo, atay-atay, balon-balunan. Maraming salamat maraming po. Salamat po. Okay, so... Okay na? Mamaya na, pagkompleto na lang. Ah, pagkompleto. Okay. Sige. So mamaya na natin ibigay yung pangatlo. For the meantime, pasok kaya, tayo. Hindi, kaya kung sila din, nandito dito na very fortunate, siksikliklig ang kanilang blessing. Yes. Kahit any amount will do, basta galing po sa inyong pagkura ng puso. Hindi, bulsa rin, bulsa. Bulsa. Wala naman yan eh. At doon naman ho, talaga din sa walang-wala na nagpunta rito na gusto lang manood. Makikisuyo kami. Yes. Huwag masyadong magulo. Baka ho, makayang makabasag. Mahirap na, wala. Okay. So, siyempre. Balik na tayo. Balik na tayo. Yan, okay. At hindi pwedeng matapos ang cafeteria nang hindi natin binabati yung mga kababayan natin balikbayan. Yan. Kasi marami dyan, galing abroad, umuwi ng Pilipinas, tama? Yes. Para magbakasyon, pero isiningit pa sa kanilang schedule ang pag-attend ng health forum. Yes. So we need to acknowledge them. Okay. So dito tayo. Dito tayo. Okay. Mapunta. Dito po. Sino rito? Going abroad. Mga balikbayan. Balikbayan. Sino? Okay, mahiya. I-acknowledge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seven. Yeah. Mapunta tayo muna dito. Tagka-dalawang libo. 14 milya. Yes! Kota na! Kota na! Biro lang ako, biro lang. Okay. Ma'am from? Yeah! Ha? Amsterdam. It's Amsterdam. It's in Europe, right? Yeah. So... You know my grandmother in Europe? My grandma. My grandmother. Teka lang, baka English, hindi ka na English. English, English. English? Yeah. Tagalog. Tagalog, yeah. Tagalog. Kimusta ka? Kimusta ka? Kailan ka dumating? Oh. Kahapon ling. Kailan ka dumating? Hindi naman English yun. Tagalog yan. Tagalog. Kailan ka dumating? 3 weeks ago. Mm-hmm. So matagal ka na dito. May bata pa siya. Ilan taong ka na anak? Bata pa. 19. Umuwi ka mag-isa? Ha? May kasama, may kasama. Sister! Sister! Hanapin natin si Sister. Ay! Si Sister! Nandito ako na, Sister. Ikaw talaga. Hindi ka nagsasalita. Kamusta naman ang biyahe, Sister? Kapatid pala niya si Aisha. Ay, hindi ba si Aisha yan? Eh, sorry naman. Ito naman. Si Jake! Nagtatanong lang ako eh. Si Jake Cyrus. Sabi niya, mali. 3 weeks na kayo, 3 weeks. Kami yung mali. Yata kami na napuntahan. Okay. Sino ba magpapa-check up? Magpapa-consult? Ah, representative kayo. Oh, okay. Si Mama nasa... Hey, Ma! We're here in the Philippine Island! How are you? Yes! Did the box arrive right now? Yes! Do you have something for us? What? What? Do you have something for us? Ma! The Swiss! Welcome. Okay, dito ka na. Welcome. Welcome, ma'am. Welcome. Welcome. Sino po? Galing abroad? Yes, boss! There! From? California. California. Oh, kailan kayo dumating? 1 week ago! Okay naman ho yung biyahe. Hindi naman kayo... Gusto ko English yun mo siya. Where did you find my dog? Is it missing? Okay ho, biyahe niyo.
1 week. Ah, okay. Okay. Sige po. Welcome home, sir. Oops! Oh! What is that? What is that? Oh, yeah! Come on, come on! Pasalamat tayo. Kompleto po ang araw na sa mga masalintong mo. Ibigay mo na. Ibigay mo na. Ibigay mo na. Ngayon na! Yeah! Yeah. Thank you very much! Woo! Dok, Atoie. Direk! Kailangan makita na sambayan ng Pilipino. Dok, Atoie. Walang boss big. May hati tayo, pare. Hati tayo. Okay lang naman ako. Ooh. Dok, Atoie na nga eh. Tabi mo na. Dok, di naman masama ang loob ko eh. Kaya salamat. Eh, yan dumudukot. Alin? Dumudukot? Dollar sa'yo. Air, thank you. Hindi mo kailangan kantsawan yan. Ano? Kusa yan. Kusa. Oh. Tahimik ka muna. Huwag ka muna umimik. Ayan na, ayan na. Na. Hindi na naintindihan? Oo. Dito mo. Meron pa ako? Galing mo ba siya? Wala na. Kanina, walo yan. Tuturo ko yan. Alam mo, para akong canine, alam ko yan. Oh. Amoy mo, amoy mo. Sabi ko sa'yo eh. Maka saan galing? Teka lang, linawin natin. Itsura pa lang, alam. Hindi ho, hindi ho kami nagihingi. Katuwaan lang to kayo naman, no? Sino, sino pa? Ibang bansa? Yun, boss, kailan ka dumating? La, June. Saan po galing? Dubai. Dubai. Pwede na yung sombrero sa kanya. Total, walang wala. Inuubaran. Sir, welcome. Welcome home. Okay. OFW? OFW? Okay. Yun, ma'am, sa dulo. Ayan, ma'am. Si... Canada. Oh, we're in Canada. Mrs. Saga? Kapatid, ano, asawa ni Mr. Saga yun? No? Diba? Kasawa ni Mr. Saga. Asa nung si Mr. Saga? Hindi niyo kasama? At sino yung nana mo? Mr. Saga. Nakapatong kay Mrs. Saga. Welcome po, ma'am. Kailan po kayo dumating? Kahapon! Okay lang ho ba kayo? Asikasuhin mo. Ma'am, kape. Gusto niyo kape? May kape dami ko. At saka yung mga ganyang itsura, yan yung tinitira natin. Yan. Ay, oo. Yung alam natin yung kutis. Yeah, kutis. Yayamanin. Yung mga t-shirt na ganyan. Hindi, handa mo na. Oo, okay. Ma'am, pasensya ka na. Kailangan ka namin tirahin. Yes. Ha? Oh. Handa ka na? Handa na ako. Ikaw na magbilang. Okay. 1, 2, 3, go! Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Hey! Ha? Sumagot, sumagot! Oh. Patawad. Lipa tayo. Hay, naku. Lipa tayo. Ang pangit na ng mga karolingan ng mga bahay ngayon. Wala. Mahina. O, teka, walang originality. Bakit? Lahat, patawad. Lipa tayo ng bahay. Ma'am, welcome. Welcome, home. Welcome. Okay. Sa dulo, yung naka-pink, Nay. Ano daw? Diyan lang daw, sa SM. Sa? Hong Kong! Oh, Hong Kong! Ni hao ma! Ni hao ma! Ni hao ma! Sunog na siya! Inihaw na! Kailan kayo dumating, ma'am? 28 ng August. Hindi! So parating pa lang siya. Advance. So, sino yung nandito? Welcome home, ma'am. Welcome. Sige, next. Yun, si boss. Sir, sir. Singapore, yeah. Kailan kayo dumating, boss? Kanina? OMG. My God, may jetlog pa yan, Tom. Sir, may jetlog kayo? Wala jetlog? Pag babae kasi, jetlag. Oh. Pag lalaki? Jetlog. O, meron daw, sabi. Meron. Okay naman ho kayo, okay naman kayo. Okay. Welcome home, sir. Welcome home. Okay. Pero pa ho? Hindi pa ho ba na-separate yung mga dapat i-separate? Hindi pa dumarating balikbayan pa siya, no? Okay, sige. Andito lang kami, boss, ha? Sir, dito lang kami. Araw-araw kami dito, ha? Dang ka lang pagka... Sir, yung number ko, 0945. Okay na, okay na? Okay, dito naman tayo. Dito. Ayan, sino mo galing na dito? Oh, yan. Sige, yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dami. Yes. Game. Sa isa. Ito munang naka-jaguar. Okay.
Hop, hop, hop! May kaway, may kaway! Jaguar din! Hindi naman kasali yun eh. Hindi naman kasali. Oh, ma'am! Hong Kong! Sandal, Hong Kong! Hong Kong! Wala akong dala! Tumakaso kayo, no? Magulo. Magulo ngayon dun eh. Oo, no? Magulo ano ba nangyari dun? Hindi niya rin daw alam. Doon ko ba talaga galing? Saan ka sa Hong Kong? Sige daw. Taipo. Katabi taipo. Ng taipe. Tsaka tay mo. Oo. Oh, tay ko. Tay niya. Taipo. Tay mo. Tay niya. Dire-direche. Dinadaanan mo yan ng MTR, di ba? Oh. Ting dong ting Simon. No? Oh, sabi galing. Niya. Please stand clear of the door. Di ba? No. Yan, ano? Alright. Welcome home, ma'am. Welcome. Kailan kayo dumating? Kala ko mag-one year. Tagal na to. Tumakas ko. Huwag na masyadong kausapin. OFW? OFW? OFW. Alam ng amo na nandito? Oo. Si ma'am. Eh, ma'am. Parang nandidiri si ma'am sa atin, tol. Parang hindi. Oh, parang, hindi tsaka, parang hindi siya sanay sa D.O. Sino D.O.M.? Akin yung palit tayo. Sino D.O.M.? Ikaw. Porma ka na lang eh. Nakasalamin ka pa. Ma'am, saan po galing? Oh, Korea! Ano nga sa'yo? Ano nga sa'yo? Anong sa amin? Wala pa sa amin? Kailan po kayo dumating? August 1. Ba't malungkot yung mata niya? 3, 4, 5. Alam mo, nakangiti siya, pero may dinadala yung mata niya. Pansin mo? Oo. Muta. Siyempre, dala-dala ng mata yung muta. Anyone! Natanggal! Biro lang, biro lang. Okay, sige. So, welcome home. Meron ba? Meron ba kayong dalang samgyupsal? Yun, yun ang sarap yun. Wala. Bakit ba yun siya samgyupsal? Ayoko, tanong mo sa kanila. Eh, bacon lang naman yun na inihaw. Tanong mo sa kanila. Bakit samgyupsal? Pakialam ko, no? Pakialam mo. Boss, ay, sorry. Boss, ay, ma'am. Hong Kong din. Kailan kayo dumating, ma'am? 3 weeks ago. Welcome! Ni hao. Si Kuya! Kuya! San daw? Ha? Ah, si Man! Oh. So, ang daming bansa narating niyan. Oo. Mm-hmm. In every report, di ba? Yan. And he will report to the port. Sir, ano yung pinakahuling pinuntahan mong bansa? Ha? Algeria. Mali. Anong mali? Huling bansa. Huli? Oh, di Pilipinas. Oh, di ba? Oh, aray ko. Algeria. Ano yun, pare? Saan banda yun, pare? Europe? Hindi. Sa may... Morocco. Libya. Ang magulo dyan. Ayoko dyan. Maraming kayo. Welcome home, sir. Welcome home. Engineer po kayo? Ako dati muntik na ako magsiman eh. Mm-hmm. Laki na sweldo ron, 80 mil. Hindi ko sasabihin sa misis mo, dati pa yun ha. Mm-hmm. 80 mil ang alok sa akin. Mm-hmm. Hindi ko lang tinanggap. Bakit? Angkla. Ako yung angkla. Ay, ako. Hindi bagay para. Kahagis ako. Kahawang lang ako sa bato. Oh. Hanggat di ko maalis yung bargo, hanggang lang ako para. Yeah! Okay. Angkla. Atoie. Yeah! Hindi ko na tinuloy. Okay. Lumipat ako ng post office. Mm-hmm. Mas maganda ang sweldo. Mm. 90,000. Oh! Mm. Tapos hindi pa ako pagod. Mm. Nakaupo lang ako. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos sa kalabas dila ako. Bakit? Doon pinapahid yung stamp. Ah! Kaya pala pare, nung unang trabaho mo, lumubog yung barko. Oo. Oh. Bakit? Nahawaan ng kalawang. Yung angkla. Oh. Sige, meron pa ibang bansa? Ayan, oy. Eto ito si Ma'am. Si boss, niloloko tayo kung narin nagtasak may biglang yung kamot. Hindi, kita mo t-shirt niya, oh. Oo. Oy. Oh, galing CIA, eh. Tol. Galing ibang bansa. CIA. Oh. Cebu Intelligence Agency. Cebu lang galing yung tol. London. Wow. London. Did you see UK, my queen? My queen there? In London? Kailan kayo dumating, ma'am? Ang gusto ko makakausap mo para yung bata, hindi marunong mag-Tagalog yan. Tagalandan siya? Oo. Oh. Marunong mag-Tagalog? Hindi.
Oh, see? Hey, kid! London Bridge is falling down? Falling down. Is it? Falling down? Oh. Naintindihan. Galing, hello. Galing. Hello, welcome po. Kailan dumating? Wednesday! Do you have something for us? No? Ah, okay. Pero pare, may tanong lang ako, ma'am. London, ano ang currency dyan? Pounds? Pounds, pare! Pounds! Hindi pa ako nakakita niyan. Hindi nga. Oh? Hindi pa ako nakahipo niyan. Mm-hmm. At hindi pa ako nakapagbulsa niyan. Meron ka ba dyan? Di ba, may kusa yan, may kusa yan. May kusa yan, may kusa. Sige, meron pa ako. Abroad. Meron pa dito. Ayun! Ayun, sumisi. Sakto, sumisi nga. Ano yun? Si Pongorian. Si Pongorian. Tayo lang kayo dumaan. Ano, saan kayo galing, ma'am? Si Pongorian nga. Mongolian? Si Pongorian. Simpogor. Saan po mo galing? Riyadh. Welcome. Welcome, kailan, ma'am. Kailan po kayo dumating? July 26. Tagal na. Hindi, 3 weeks pa lang. 2 weeks pa lang. Wala na pag mga ganun. Nakauwi na ng probinsya. Oh. Nagpamahagi na. Anong probinsya mo rito? Cavite. Traffic, no? Dumudukotol. Ano yung dinudukotol? Wala. Tissue lang, tissue. Sisinga ulit. Gusto mo to? Sabi kasi, pangalaw ko dumudukotol. Tissue. Gusto niya. Okay. Diyan nung sa likod, wala na? Wala na ho dyan. Okay, dito na. Dito po, galing abroad. Hoy, kausapin nyo ako. Wala pa, abroad. Wala. Okay. Dito po? Dito. Ah, wala. Okay. Mga tigasan ho dito? Tigalambutan. Pampanga. Kayo hong grupo lahat, taga Pampanga. Kausap mo. Metong yan timpukan, kama na kay iti. Galing. Anong sabi mo? Eh, kung kamala yan. Ano sabi mo? Ha? Ating kupong sing-sing. Bakit? Okay! O yan. Okay na, nabati na po natin ang so mga... So welcome po sa inyo lahat ng ating mga balikbayan. Okay, so ngayon naman po. Apunta tayo sa early bird. Early bird? Yes. Teka lang. Ano? Kasi itong early bird, bibigyan mo to ng premyo, di ba? Aha. Oh, pero bago tayo magbigay ng premyo, meron din tayong bibigyan ng premyo na hindi mga early bird. Oh, ano yon? Surprise lang po ito dahil alam namin kahit maulan, eh sinubukan nyo pa rin magpunta. So we wanted to give you something. May surprise tayo surprise. Sa kanila. So yun nga lang, ang sponsor namin, 10 lang ho ang nagbigay. Hindi naman pwedeng hati-hatiin ko sa inyo, tama? Oh, so ang gagawin natin, ang ginawa namin, random. Paanong random? Paki-check po yung ilalim ng upuan ninyo. Yan. Paki-check po. Yung ilalim ng upuan. Check po ninyo. Dali, dali. Yan. Check po. Check. Kapain nyo. O, tingnan nyo kung may bubble gum. Paki-linis na rin. Habi sira ulo talaga itong doktor na to. Alam ko. Naman si Arno. Okay, sige, magpe-premyo tayo. At ready na ba ang aking... Colostrum Boy! The, dancer! The HFM. Yan. HFM. Kung may magazine na FHM, meron naman tayong HFM. Yan. Ano yung HFM? The Health Forum Men. Yan. Diba? Alright. Ayos ba? Ayos. Sige, sila yung mag-a-award. Ano ba yung a-awardan mo? Awardan natin yung mga early birds. Yun. Kasi kung sino raw yung early birds, catches the early... Warm. So, bibigyan namin kayo pagka, na... Paano pagka babae yung dumating? Early chicks. Bird, lalaki yan. Oh, the chicks nga. Okay, sige. Oh, the early bird catches the early egg. Yung kanina, the early birds catches the early... Warm. So, warm ho ang ibibigay namin sa inyo. Sige. Number one. Anong oras dumating? 4:30. Wow. 4:30. Alas 4:30 ng umaga? Oo. Ayan o. 4:30. Sarado pa kami noon ah. Oo. Sino yan? Vilma Caro. Asan po si Ma'am Vilma? Oh, ah, buntis. Ah, kaya pala. Nag-labor ho ba kayo? Saan po kayo galing? Tagaytay. Patang-aga-agan nyo. Pero alam nyo ang alauna kami. Oh, diwali maaga kayo. Congratulations. Nanalo naman ho kayo. Ano to? Buntis ba to? Oo. Ilang buwan? 7. Ikaw ang tatay niyan. Dapat lang, eh, naman namang ito. Hindi naman sila magkakilala. Okay, sige. So, okay. Ano ba?
Tawagin, Bill McCarrow, 4:30. Yeah, 4:30. So, siyempre, dahil maaga kayo, makakatanggap kayo ng premyo na may kasamang sayaw. Sinong tatawagin natin? Tawagin natin, siyempre, number one, si Tuliling! Tuliling, countdown! Yeah. Woo. All right! Yeah! Yeah! Yeah. Alright! Yan. Dito ka, Tuliling! Aligay rin lang, Tuliling! Tuliling! Yan, si Tuliling. Bulaklak pa na pili mong tuktok. Matagal mo bang pinractice yun? Tagal. Pinaghanda mo ba yun? Kasi ito may premyo pala. Oo, meron. Pinaghanda mo ba yung mga kalaban mo? Oo. Sa tingin mo, mananalo ka? Sana. Okay. Depende sa kanila yan. Okay. Depende. Pangalawa. Pangalawang early birds. Anong oras dumating? 5:50 a.m. Alas 5:50. Sally, obligasyon. Ma'am Sally. Sally, obligasyon. Oh. Yan. Welcome po. Ma'am, saan kayo, galing? Santa Rosa, Laguna. Pero alam niyong hapon pa. Okay. Nag-almusal na ba kayo? Kayo po, kumain na? Sige. So, ang premyo. Okay, tawagin natin. Walang iba kung hindi ang number two boys na si... Blacky King! Hindi. Blacky King? Oh, Blacky King! Tawagin natin si Blacky King! Whoa! Right. Come on down, Blacky King! Right. Yeah. Eh, pangalawa! Jumbo hot dog. Whoa! Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Okay, bigay mi premyo! Yan! Okay. Ayos! Sumayaw lang, kinuha pa yung premyo. Okay. Si Black King. Yan po si Black King. Okay. Next! Magpunta naman po tayo sa 7:45 na walang iba di si Fernando Jugarap. Ayan. Hugarap yan. Hugarap. Po. Fernando? Sir Fernando? Ayun, no. Sir Fernando. Sir, tama ba? Hugarap? Oh, who? Hugarap. Anong oras dumating? 7:45. Sir, tagasan kayo? Bikutan. Ah, okay. Dinadialysis ka, no? Sige. So, tawagin natin na magbibigay ng premyo! Ang iba, kundi si... Ayan. Kuliling! 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 Ayan! Lagpas ka. Ayan, si Sir! Si Sir Lian! Pangatlo! Ayan! Yeah! Alright! Contestant number 2. Asan na yung number 2? Dito ka, uy! Parang... Dito. Parang sa'yo sa gay bar yun. Dito kayo! Saan ba natin nakuha yan, tol? Ewan ko sa'yo. Mga Aliporos mo yan. Yung sa'yo, pang ano ah? Timog. Quezon Ab! Quezon Ab. Okay, tawagin natin ang susunod. Alejandra Bunao. Alejandra Bunao? Yan, si ma'am. Si ma'am. Anong oras tumating? 8 o'clock. 8 o'clock. Tagasan ko si ma'am? Tagasan kayo, ma'am. Kamiling. Tarla. Nanay ko yun. Si Kamiling. Si Kamiling. Kamiling, nanonood. Hello, nay. Okay, 8 o'clock. At siyempre, tawagin natin si Praning. Praning. Woo! Alright! Yeah. Alright! Gustong manalo. Gustong manalo. Ayan. Do you mind? Wow! Kala ko itutuloy. Basag yun, basag! Ayan. Buti hindi nabiyak. Okay. Ay, nako. Ang hirap kumita, no? Oh. At siyempre, next! Si kasi Miss, ano yan eh? Siguro... May pala. Siguro nagtataka yung mga nanon. Uy, ngayon lang yun ah. Okay. I challenge the boys, the HFM, the Health Forum Men. Sabi ko, eh kami, naglilingkod, tayo rin, tama? Lahat kayo. So, sabi ko, bibigyan ko kayo ng premyo, pero kailangan, harap tayo sa pasyente. Tama ho ba? Mm-hmm. Diba? Kaya ito po sila kasama namin. Pagka sinaktan okay. Kayo ng pasyente, huwag kayong gaganti. Yes. Dalawa lang yan eh. Gagawin nyo ba magsayaw ngayon? O wala na kayong trabaho? Okay, number 5. Tawagin natin si Mr. William Herames. Sir William. Yeah, yeah, sir. 8:30 naman siya tumating. 8:30. Sir, saan kayo galing? Giginto. Giginto, Bulacan. May dala ho kayong ginto? Wala. Kahit man lang sa laginto? Wala ho. Okay. Siyempre, tawagin natin ang huli nating HFM men na walang iba kundi si Aching.
Hindi, Maris. Si Floriring yan. Floriring. Floriring! Floriring! Calm down! Yeah. Tayo'y mag ocho, ocho. Okay! Ayan. Alright. So, ito na. Ang pinakahintay natin. Oo. At pila kayo, pila, pila. Maliban po sa pagtupad nila sa kanilang tungkulin. Number two. Okay. Kayo, eh, sabi ko, yung akin pong assistant na hindi nakasama sa pagsayaw, opo, eh, magbibigay ng premyo sa kanila. Sila, yeah. Sila. Bibigyan mismo sila ng premyo. Siyempre, sabi ko nga, ang Panginoon, pag natuwa, nagpapala. Amen? So, pagpapalain natin kung may natuwa. So, malalaman natin kung sino ang nanalo para mabigyan ng premyo. At ang premyo ngayong araw na to, 50 mil. 50? Wow! Na tagsisinko. So, oh. pag binilang mo yon, mga 500 pesos. So, dadaanan natin sa palakpakan. Palakpakan. Kayo po ang magja-judge, hindi okay. Kami. Okay, pare. Okay. I-judge mo sila. Okay, number one, palakpakan po natin si Tulaling. Okay. At number two, si Blacking. At number three, si Kuliling. At siyempre, si... Ang pangalan nito? Praniling. Si Praning! Wow. Aba! Ay, hindi ba naman? Oh, wala pa! Hapit, ha? At siyempre, si Florenting. Hoy. May dalawa. May dalawang naiwan. May dalawang may iwan. Tanggalin mo yung picture mo na. Yung tatlo, lumayas na kayo? Yan, lakad. Layas! Okay. Okay. So, dalawa na lang. Dalawa na lang. Pero... Ang tawag dito, showdown. Showdown. Gusto niyo ba ng showdown? At sa mga... at sa mga hindi nakakala, magkapatid po yan. Oo. Magkapatid, magka-showdown. Tanungin mo kung sino kuya. Sino ba kuya sa inyo? Yan. Okay. Magkamukha ba sila? Hawig, no? Sinong mas gwapo sa inyo? Okay, sige. So, sige. Oh, sabay ha, sabay. Sabay na. Hindi. Magkaiba ng ano. Solo eh, solo. Oh, sige. Dito ka muna. Floriring. Solo. Okay. Okay. Music! Maestro! Panat! Sabi nung matatanda. Nung tumalo, nagulat. Nung komendo, sabi. Ay, naku, pinapawisan ako. Ah, sige, si Floriring. 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 Ikaw naman. Music. Ano na? Okay, sige, pare. Okay. Mo na. Okay. Sige. Palapakan mo natin. Si Praning! Aba, may hakot! Okay. At si Florenting! Halo-halo yung sinasabi mo. Okay, may okay. Nanalo na! May nanalo na, mga kaibigan. At ang nanalo ay walang iba kundi si... Praning! Praning ni... Yeah. Okay, maraming salamat, pare. Thank you. Okay. Yung ano, kunin mo sa December. Ang pagre-release ng premyo ay December. Diyan ako nagtatapos ang aming Pinsipasinay. May sasagutin tayo. Ay, sasagutin tayo. Okay, so ngayon okay. Po. Sagutan na. Punta naman tayo sa seryosong part. Sasagot po tayo ng tatlong katanungan. Maiksi lang naman to. Makinig ho kayo maigi. Baka kasi yung itatanong, yun din po yung sakit nyo. Eh, may idea na ho kayo. Baba na natin to. Yan. Yan. Ano itong may damo ka rito? Ay! Nagpapasalamat pala ako. Sabi ko na ating sponsor natin. Sponsor natin, rich in protein, ito po ay alfalfa. Nagdadamo ka na naman? Oo, alfalfa. Para po sa pampalakas ng protein, rich yeah. In protein, ang alfalfa. Pagkain ng liver, protein. Yes, ito po yan. Mabibili nyo po sa ating cafeteria. Diyan po sa likod. Yeah. At siyempre, ang ating sponsor din na... Sponsor! Pure Wild Grove Black Honey. Hindi po siya diluto, galing po siya sa bundok. At malalaking bee ang kumukuha niyan at sa mga... At ang kulay ng bubuyog na yan, yung itim na bubuyog. Yes. At malaki yung mga bubuyog. At ang tatay nila ay si Jollibee. At siyempre...
Siyempre, kung kayo'y nauuhaw, huwag na kayo maghanap ng ibang tubig. Nandito na po ang Dr. Atoy's Tubig is Life. Yeah. Sa bawat tubig na iinumin nyo, tayo po ay makakatulong sa mga estudyanteng kapus sa paaralan. As sa room. Sa ano bang room sa Tagalog? Silid-aralan. Silid-aralan. So, ang proceeds po netong Doc Atoy's Tubig is Life, ang proceeds po neto ay mapupunta para po sa pagpapagawa ng mga classroom sa buong Pilipinas. Right? So, nakipag-coordinate kami with Generation Hope. So, lahat ng sales neto, ng proceeds, will be given para po makapagpagawa po tayo ng mga panibagong classroom sa mga public schools all over the Philippines. Okay. At syempre, hindi rin papahuli ang ating Doc Atoy's Guyabano Wine. Ang finest Guyabano Wine. Okay, ang Guyabano Wine po ay natuklasan na pinakamagandang pantunaw ng bukol at pampatay ng cancer cells. At siya rin po ay may property para kayo ay makatulog ng mahimbing. So doon sa mga nahihirapang matulog, kumuha lang po ng bote at ipukpok. Hindi, iinumin eh. Ay, Doc! Doc, di ba sa atin, likas sa ating mga Pilipino, ang manggaya. Manggaya, o. Oh. Manggaya. Eh, Doc, pwede naman ako maglaga ng, magluto niyang guyabano. Dahon, o. Oh, akala ng marami. Hmm. Okay, totoo naman, makakatulong ang dahon ng guyabano bilang anti-cancer and bukol dissolving solution. Pero according sa WHO and their studies, ang pinakamataas na anti-cancer and bukol dissolving formula from guyabano ay hindi po nakita sa leaves. Not in the leaves. Ay, saan? Not in the bark. Eh, saan? Not in the roots. Eh, saan nga? Not in the fruits. Eh, saan? Sa balat ng fruit. Oh. So we have a problem. Kasi ang balat ng fruit, matulis. May mga tinik-tinik. Tinik, tama? Yes. Pag kinain nyo yan, matutunaw ang bukol nyo, pero dudugo ang uso nyo. Yun lang. Tama ba? Hmm. Kaya kinolect natin yung balat, finerment. Okay, and listen carefully. Finerment. Listen carefully. Carefully. Dahil finerment, definitely magbabago-bago ang lasa niyan. Okay, kasi yung iba may nagtandok, ang sarap nung inom ko nung medyo tumagal. Tandaan nyo, wine nga eh, habang tumatagal, mas nagiging potent. So I suggest, when you open it, please put it in refrigerator. Alright? Tapos ingatan din pong ma-shake. Kasi pag na-shake, binuksan nyo, sisingaw. Okay? So magbubula, matatakot kayo. So normal po yun sa lahat ng gato kasi nagkakaroon ng hangin. At syempre, titigan nyo, fermented po yan na prutas. Pag binuksan nyo, papasukan ng hangin. Correct? Mm-hmm. So dahil fermented, pag tinakpan mo, maiiba na yung lasa. So normal lang po yan. Oh. At wag ko kayong mag-alala. Gusto nyo matikman to ngayon? Gusto nyo? Out of stock. Sikwenta. Out of stock. Naningil eh, no? Out. Yeah. Okay, mamaya papatikim ako. Ano yan? Ay, sabi ko sa inyo, meron iba kami. Gusto nyo bang tikman? May bende-bende kayo dyan? Meron. Mangingilong. Meron. Yan. Yan po yung guyabano ay. Cheers tayo! Cheers! Yeah. Masarap po ito, chilled. Pwede nyo rin nung lagyan ng ice. Alright? Okay. How was it? Naku, sabi ni Ate, bitin. Okay, sige. So, sagot na tayo ng mga katanungan. Okay, mapunta po tayo sa Cyprus. Cyprus. Cyprus ang gusto ko eh. Asa si Elmer? Elmer? Elmer. Wala na si Elmer. Kinuha na. Elmer, tubig daw, tubig. Tubig is life. Go! Okay, mapunta po tayo sa Cyprus. Cyprus. Kay John, Juna. Good PM, Doc Atoy, and the rest of your allies. Nah, may mga allies no? Ka, no? I'm Juna po, working in Cyprus right... Teka right? Lang, Juna ba yan o Jonah? Juna. Cyprus, right now for 3 years, I'm experiencing hormonal imbalance po that causes myoma. Aha. Polyp. At ngayon po ay may mga bukol na po akong nakakapa sa kanang suso. I am 42 years old, single, and walang anak. Doctor here advised me to have an operation pero takot po akong magpa-opera. Ulitin. Siya ay walang anak? Walang anak. May asawa?
Wala pong nakanggit. Wala, resetahan ng asawa. Resetahan. O, tapos na. Okay na. Okay, next go. Question. I need another... Ato. Doctor here advised me to have an operation pero takot po akong magpa-opera since may trabaho at maikli lang po ang pahingang ibinibigay ng amo ko. I need another option that would exclude me to undergo operation if it's still possible. Been watching your health forums and heard about nutritional guidelines, especially para sa mga hormonal imbalance. Apo. Hoping to have a copy of that and so that I can start as soon as I can while the myoma is only 5 cm. And the other bukol are still small para po maagapan. Sana po ay inyong mabigyan pansin at matugunan ang aking healing and praying the good Lord will heal me through this. Thank you so much and more power. Juna. Juna. Juna ng Cyprus. Ang sakit niya is myoma or fibroids. Linawin muna natin, ano ba ang myoma or fibroids? Basa. Yes, ang myoma or fibroids po natin is muscular tissue na abnormally na nag-grow sa uterus ng babae. So may mga certain factors kung bakit nag-grow 'yon. Okay, so yun yung nag-grow, ibig sabihin yun yung mga laman, no? Yes. Na nagpo-form sa reproductive area ng mga babae. Mm-hmm. Bakit nagkakaroon 'yan? Dahil unang-unang cause is hormonal imbalance. Yes. Hindi balanse ang estrogen at progesterone. Okay? Mataas ang risk ng mga babae sa hormonal imbalance pag magme-menopause na rin sila. So kung babasahin natin, yung edad ng pasyente ay 42. So that is pre. Nasa pre na siya. Pre-menopausal. Malapit na. Pero ang tunay na problema ni ma'am, huwag kang magagalit ma'am, pero hindi kayo kasi nagkaanak. Isa po sa mga rason ng madalas ng mga babae kung bakit may hormonal imbalance ay ang hindi pagkakaroon ng anak. Yes. So dapat po, scientific tayo, walang magagalit. Scientifically, dapat ang babae, before mag-26, nagkakaanak na. So kung may kakilala ho kayo, malapit na mag-26 at wala pa pong anak, dali nyo ho kay Victor. Huwag sa akin! Ano kinalaman ko dyan? Wala ka naman sa akin. Dali mo sa kanya. Yan. Oh. Okay ka? Yeah. Okay daw. Okay daw. Ay, hindi ho. Yun, isa yun. Tapos, ito naman, suggestion ni Dokatoy. Kahit anong edad mo, listen. Kahit anong edad mo, pag nagka-baby na po kayo, parang awan nyo na please, kailangan po semi-annually or at least annually, meron po kayong pap smear. Please. Pap smear? Ano yun? Ano ba naman yung gumastos ka nang sabihin na natin 500 sa loob ng isang taon kesa gumastos kayo ng milyon dahil may sakit na kayo ngayon? Yes. Am I right? Sa pap smear, dyan po malalaman ng inyong OB kung meron pong mali sa inyong reproductive health. Please, magpa-pap smear kayo taon-taon at least. Pero kung kaya nyo ng semi-annually, mas much maganda. Better. Alright? Yes. Okay. At yung iba kasi naiinis ako. Bakit? Natatakot daw sila sa pap smear. Bakit? Masakit, paano ba yun? Masakit daw. Huh? Sus, nakaanak ka na nga, hindi ka nasaktan. Kinaya mo nga si Mister, hindi ka naman nasaktan. Tapos pap smear, maliit pa dito yun, ah? Mas maliit ba dito yun sa Mister mo? Yeah! Arte? Dok, natatakot ako, baka masakit. Wow! Masikit? Virgin? Masikit siya, masikit. Arte? Arte? Okay, so ano ang suggestion natin para tumama ang hormonal imbalance ng isang ng babae? Natural ways tayo, kasi okay. Yan si Dr. Atoy, natural. Get enough quality sleep. Kailangan tama ang tulog. Tandaan nyo, ang babae prone na magkaroon ng hormonal imbalance pag lagi kayong puyat. Pag laging puyat. Pag laging puyat. Pangalawa, kailangan mamanage nyo ang stress. Okay, always think positively kesa po ma-stress kayo. Enjoy life. Pangatlo, exercise. Kailangan natin magpapawis. Pang-apat at pinaka-importante dapat, avoid sugars. White one. Yes. Avoid sugar dahil ang sugar
ang number one pagkain ng mga bukol. Oh. Okay? Use olive oil or virgin cocoa oil for cooking. Kumain ng maraming fiber. Fiber. Kung walang gulay sa inyo, kumain ng fiberglass. Bakit fiber? Eh, may fiber yun. Oh, okay. Uy, teka lang, baka may nanonood, sumunod. Fiberglass! Joke lang yun! Dinurugan, oh. Avoid overeating. Ayan. So those are natural methods. And Ma'am Juna. Juna. I'll be sending you a program later. Mamayang gabi, we will be sending it through your messenger. Am I right? Yes. Through your messenger. Asahan nyo po, mamayang gabi, nasa inyo na po yan. Okay? Add natin, Doc. Maraming salamat sa pagtangkilik. Yes. Add natin, hindi dahil benign yung bukol, pag lumaki ito, maring maapektuhan yung ibang organs natin. Tulad yes. ng bladder. Pagka natupi niya yung bladder natin, may hirap ang umihi ang babae. Yan. Pag ang intestine na tupi rin ang bukol, mahihirapan i-digest yung mga kinakain, magkakaroon ng constipation and any other na bawal, ibang bawal movement. Which means, hindi porkit benign, magiging kampante na kayo. Yes. Kasi even though it's benign, there's a possibility of growth. Mm-hmm. Alright? Lumaki ba? Mamaga. Okay? So, mas maganda, kahit benign, tunawin pa rin natin. Tama ho ba? Amen. Okay, sige. Pasok tayo sa second question from California. California. California, okay. Good day po, Dr. Atoy. Isa po akong masugid niyong tagahanga at tagasubaybay sa inyong mga to. Regarding alternative and holistic health services, in as such as I want to visit and consult to your facility, my location does not permit me because I'm staying here in California. But my first priority if I'm going to visit the Philippines is to consult you. Dr. Atoy, I have CKD, Calvin Klein disease. Chronic kidney disease. Anong Calvin Klein? And according to my doctor here, that my kidney function is around 25 na lang daw. Mataas pa yun. O nasa stage 3 na po. Oo. At marami daw pong inilalabas na protina dahil may leak daw po based sa biopsy result. Ah, pinabiopsy. Mm-hmm. Ask ko lang po kung ano ang tama kong kainin para lumakas at wag pong maging malala ang kidney ko. Mataas din po ang uric acid ko at may maintenance na po akong blank-blank para sa high blood. Napanood ko po kayo, pero hindi ako makapaniwala na ganyan talaga ang kulay mo. Aray! Ay, hindi pala! Napanood ko po kayo na mabuti. Yung pagkain ng cucumber. Oh. Dahil marami po itong health nutrients. Salamat po. Kaya lang po, naubos na ang cucumber dito. Kaya lang po, matubig po ito, kaya baka bawal po ito sa kidney ko. Ilan din po kayang ml ang dapat kong inumin na water sa loob ng isang araw? Pwede niyo po ba akong mapadalahan ng mga programa niyo ukol sa sakit ko? God bless you po always. Okay, so ang case ng second nating sender ay CKD. Basahin natin maigi. Okay. Medyo lumabo lalo. Akin na. Punasan ko. Pupunasan okay. ko. Si Domina, pag sinabing Domina, don't mention my name. So pwede kayong sumulat sa amin kung ayaw nyong ipa-announce yung name nyo. Wala akong problema. Pero from California, ang sakit niya ay CKD, chronic kidney diseases. Okay, ibig sabihin, ang kidney niya ay nagmamalfunction na. Hindi na nagtatrabaho ng tamang trabaho, kaya tumataas ang creatinine niya. I-inform ko lang kayo at i-educate. Ang kidney po natin, ang Tagalog, ay bato. Bato? Bato. Mm. Ang trabaho, left and right, ang trabaho niyan, tagalinis ng dugo or blood cleanser. Para malaman ng mga doktor, if the kidneys are still functioning, pinapacheck natin ang creatinine at minsan naman po, pinapakundakan natin sila ng ultrasound, KUB. At makikita natin, pag tumaas ang creatinine,
Ibig sabihin, hindi nagtatrabaho ng maayos si kidney. Okay, ano ba ang meaning ng creatinine? Laso na nakahalo sa dugo. Poison within the blood. So bakit mataas ang creatinine? Maraming lason, hindi naglilinis si kidney. Naintindihan niyo? Si kidney maglilinis ng dugo, yung masasala niya ron, ilalabas niya yung dumi sa pamamagitan ng pag-ihi. So kung hindi nagtatrabaho ng maayos si kidney, tumataas ang krea. Delikado. Bakit? Kung may laso ng dugo, ang dugo natin, dumadaloy simula ulo hanggang talampakan. Kung mataas ang krea, may dalang laso yung dugo. Mm-hmm. Delikado. Pwedeng ikamatay ng katawan. Naintindihan nyo? Okay. So kailangan ipalinis yung dugo. Eh hindi na kaya ni kidney maglinis. Magsasuggest ngayon ang ospital at ang doktor ng dialysis. So kakabitan kayo ng fistula o yung tinatawag nating bridgeway, no, para yung dugo na galing kay kidney ilalabas kay fistula, idadaan sa dialyzer, pag malinis na, ibabalik na ulit sa loob ng katawan. Okay. Tanong, pagka po nalinis na yung dugo, iinom pa rin ba kayo ng gamot? Araw-araw? Yes. Yes. Na kumakain tayo araw-araw? Yes. Umiinom araw-araw? Yes. Lumalanghap ng hangin araw-araw? Yes. So yung malinis mong dugo kanina, yung binanggit kong apat, hangin, pagkain, inumin, at gamot, may chemical o wala? Meron. Sino ang sasala ng chemical? Kidney. So, yung nilinis nating dugo kanina, mamayang gabi, marumi na naman. Ooh. Kaya kailangan magpa-dialyze ng 2 to 3 times a week. Kasi ayaw na magtrabaho. So, sa program natin, tuturuan kita kung paano marirepair yung kidney naturally. So, here are the how to lower creatinine naturally. Pero before that, Doc, ano ang causes? Ito, maganda to. Psst. Ano ang pinagmulan bakit nasira ang kidney ko? Una, prolonged intake of synthetic drugs. So lahat ng under maintenance, sigurado, madadamage kidney nyo. Bakit? Ang tagal mo na nagme-maintain eh. Lahat ng chemical ng synthetic mo, si kidney sumasala. Tama? Tama. Sa ano yung mga synthetic drugs? Synthetic drugs for diabetes, synthetic drugs for heart problems, pati po sa hypertension, obesity. Yung pong sobrang katakawan. Bakit ito? Nahihirapan mag-digest ng inyong katawan. So, nahihirapan din magsala ni kidney. So, yung katakawan pala, makakasira din ng kidney. Sino matakaw dito? Siyempre, walang amin. O, sige. Okay, ano pa mga nakakasira sa kidney natin? Too much sodium intake. Mahilig sa maaalat. Maaalat? Oh, yung mga taga-norte, ha? Nabalitaan ko, pag taga-norte, taga-norte kami. Oh. Mahilig talaga sa maalat. Wala namang problema kung malakas ka uminom ng tubig. Ang masaklap, malakas na sa maalat, malakas pa mag-soft drinks. Yun. Pwede walang cleanser, tama? Okay lang malakas sa alat, basta malakas din sa tubig, na mawash off, okay? Eating processed foods. Aminin na natin, napakahilig natin sa instant ngayon. Totoo hindi? Eh, maalat po yan. Okay? Missing out sleep. Yan, pagpupuyat. Nakakahina rin ang kidney. Eating too much meat, yung mahilig sa laman. Oh, ha? Eating too many foods high in sugar, it will damage the kidney also. Smoking and drinking alcohol, and last but not the least, no exercise. Exercise. Ayaw nyo magpapawis, edi hindi mo tinutulungan maglabas ng chemical ang katawan mo kasi wala kang pawis. Lalo na sa panahon ngayon, di ba? Matutulog, magdamag, naka-aircon. Papasok sa trabaho, ang sinasakyan, aircon. Pagdating sa opisina, aircon. Uuwi sa sakay, aircon. Pag-uwi sa bahay, matutulog, aircon. Ano na nangyari sa inyo? Aircon. Gagaling ba sila? Aircon? So, ano ang gagawin natin? I-re-repair natin si kidney. Ngayon, pagka mataas na ang creatinine level, sino rito mataas ang creatinine? Candidate for dialysis, dinadialysis? Ito po yung patandaan nyo, natural ways. Paano pababain yan? Iwasan ang sobrang pagpapapawis. Hindi kayo allowed magpapawis ng sobra. Kasi kulang, kokonti lang yung water intake nyo eh.
pag nagpawis kayo na sobra, madidehydrate kayo. Masama din yon. Isa, eat vegetables such as cucumber. Cucumber. Okay? And bitter gourd. Ano yung bitter gourd? Ampalay. Okay? Yun ang English nun? Oo. Oh. Bitter gourd? Oh. I thought it's bitter... Herb. Bitter... Bitter. Oh, dati bitter melon, no? Dati bitter melon. Pinalitan na. Pero talagang ngayon, pinalitan na kasi technology na eh. Gourd na siya. Gourd. Bitter gourd. Bitter gourd. Oh. So, ikaw, Victor Gourd. Eat foods rich in vitamin C such as parsley, cauliflower, lemon juice, and grapefruit. Eat grass-fed, free-range, organic, and lean meats. Lean meats. Too much backslice ang allowed in a meal. Too much backslice. Pero mas maganda kung organic o kaya grass-fed yung kinakain yung meat. So kung gusto mo ng kambing, kahit araw-araw, kasi ang kinakain ni kambing, damo lang eh. Oho. Kaya napaka-healthy ng kambing yes. Eh. May nabalitaan na ba kayo kambing na may diabetes? Wala, di ba? Galing, di ba? Oho. Kambing na may cancer? Wala oh. Din. Kambing na dinadialysis? Wala. Oh. Kasi anong kinakain nila? Damo. So ang kakainin natin? Damo. So kayo kumain ng damo, sige. Kambing. 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 Pero, hindi rin too much kailangan, Dok. Damo rin. Hindi rin too much ang pagkain ng kambing. Hindi. Kailangan, konti lang ho. Alam nyo ba ang tawag sa maliit na kambing? Ano? Hindi nyo alam? Hindi. Kakain kayo ng kambing na maliit, yung kapirang goat. Kapirang goat. Kazagaha. Diba? Oo. Oh, mga joke ng adik eh. Sa'yo ko napulot yun eh. Hindi ah. Yun, magtatanggal ng alat sa pagkain. Kailangan makatulog na maayos. At ang pinaka-importante, please do manage your stress. Oo, alam natin pag may sakit, mainitin ang ulo. Tama? Pero isa lang ang sasabihin ko sa inyo, pag mainit ang ulo nyo, hindi kayo gagaling. Tama. Isa yan sa ituturo ko mamaya sa health forum. Lahat ng mainit ang ulo nandito. Kinuha na. Hindi pa, nandito pa eh. Nandito pa eh. Okay, so, Ma'am Domina. Domina. I'll be sending your guidelines later mamayang gabi at asahan nyo po sa inyong messenger. Messenger. Okay? Today po yun ha. Today mismo, mamayang gabi lang. Okay. Yeah. Sige, last question. Today. Napunta po tayo, Domina. Domina ulit in Germany. Guten Morgen. Ano? Guten Morgen. Guten morning. Yeah. Guten afternoon. Yeah. Guten evening. Chocolatens, tablonens, meron kayonens? Bigayan sa amens. Hike! Naging hapon, anong hike? Hike! Anong hike? Yung nagpunta ng German, tiga hapon, nag-aral ng German. Alright. Ikaw. Okay. Hello po, Doc Atoy. Have a nice day. I am Domina, 53 years old, currently residing here in Germany. Doc, pag ina-atake ako ng gout, sobrang sakit nito at hindi po ako makabangon at minsan nakahiga lamang po ako 3 to 5 days. Wow! Napakasakit, Doc. Mas masakit pa kesa nung ako'y iniwan ng girlfriend ko noong high school. Sagutin natin, sagutin natin. Sagutin mo. Buti nga. Dok, gusto kong lumakas ang kidney ko kasi nabasa ko na yung mga pagkain na mataas sa purine ay hindi ma-filter daw ng kidney ko. Di naman po mataas ang creatinine ko, subalit gusto kong mapagaling ito, kidney ko, para ma-enjoy ko ulit ang aking nakakain. In moderation. Thank you, Doc. God bless you. Okay, so dalawang klase po itong nararamdaman niya, no? Yung gout or ang pinagmula na ito is osteoarthritis or rheumatoid arthritis. What are those two? Explain. Yes, we have the rheumatoid arthritis. Ang rheumatoid arthritis po ay isang autoimmune disorder. Autoimmune disorder or inaatake po ito ng sarili nating immune system. Kaya nasisira yung mga organs natin or yung mga joints natin. Okay? Ang
Osteoarthritis naman is nakukuha ito ng mga taong overweight. Sobra sa timbang. Yes. And yung mga overusage ng ating joints. So, nakukuha to ng mga magagalaw, mga yes. athletes, mga sports-minded. Sports engaged ka. Yes. Or kung ikaw ay na-injury sa joint. Sa? Joint. 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 Yan. Explain naman natin yung ano. Okay. Ngayon, pagka po painful, ito. Bibigyan ko kayo ng mabilisang home remedies. Napanood nyo to sa alam nyo ba eh. Ewan ko kung balikan nyo na lang. Pagka po meron kayong arthritic pain, kung tawagin, o gout pain, pwedeng-pwede po any kinds of joint pains and muscle pains, I suggest, ito natural, celery juice. Celery juice. Alam nyo yung celery? Anong Tagalog niyan? Celery. Hindi kinchay yan. Yung kinchay, yung manipis, payat na celery yon. Ang sinasabi ko, yung matabang celery. Anong Tagalog ng celery? Cilantro. Cilantro? Hindi yata yun yun. Nag-invento ka na naman. Narinig ko lang. Paki-research na lang. Baka pabiling cilantro, iba itsura. Celery. One stalk ng celery to 330 ml. I-blender nyo, yun yung iinumin nyo everyday for 14 days. At magugulat po kayo, kahit excessive ang uric acid nyo, it will be burned down by the celery juice. Celery juice. Kung kayo ay in pain, mamamanage nyo na po yung pain. Lalong-lalo na yung mga may namamaga, yung gouty arthritis, mapapansin nyo, lumiliit yung pamamaga ng mga joints ninyo. Joints. Okay? Okay ba yan? At natutunan nyo yan dito sa... Alam nyo ba? Asa yung alam nyo ba? Dali, isa mo! Okay, so... Saan nakukuha ang pagtaas ng uric acid sa dugo? Ang uric acid ay nakahalo sa dugo, kaya pag nagpa-blood game kayo, nakikita nyo yung mataas. Okay, saan nakukuha ito? Uric acid can increase sa pagkain ng mga karne na hindi masyadong nadadigest. Anong ibig sabihin? Mahilig ka na nga sa karne, ayaw mo pang umuyang maigi. Pagsubo. Nginunguya po ang pagkain. Nginunguya. Pag sumubo ho kayo ng isang spoonful, ngunguyain muna ng 10 nguya bago lulunukin. Lagi kayo nagmamadali, wala naman naghahabwa. Di ba ngip? Okay, pagkain ng karne, katulad ng baboy, bakal. Pagkain ng lamang loob. Okay. Yan. Hindi ho masamang kumain ng lamang loob. Ang masama, napakarami yung kinakain nito. Ang lamang loob po ng kahit na anong hayop na kinakain natin, napakahirap durugin. Napakahirap i-digest. Kaya nagkokos siya ng uric acid formation. So, ang problema naman, hindi yung pagkain eh, yung digestion. Naintindihan nyo? So, Doc, bawal nang kumain yan. Hindi ho bawal kung moderately lang. Eh, yung iba kasi, di ba? Inuulam. Oo. Mas marami yung ulam sa kanin. Ayaw. Pero may kakilala ko. Oh. Isang ano lang, isang leeg. 18 kanin. Wow! Gusto mo, pakita ko siya sa'yo? Andito sa tabi ko. Nagtatago. Okay na yon. Okay, so I'll be sending you a program mamaya. Dok. From Germany, yes. Ang nuts ba? Nuts. Okay, ang nuts, no? Bawal lang siya sa gabi, right? Yes, very good. Because nuts ay cannot be digested sa gabi na. Nahihirapan na. Kasi ang digestive system natin, naghahanap din niya ng pahinga. Tama ba? Oh, gabing-gabi na, imbis na matulog na, ikinakain nyo pa. So, Doc, once kumain ka ng nuts sa gabi, ng nuts, at hindi siya na-digest, instead, ma-convert siya to amino acid, magiging siyang uric acid. Yun. Kaya we suggest eating of nuts, wag gabi. Pero try sa, to eat... Sa Tagalog, wag kang kakain ng mani sa gabi. Oo. Pwede naman kain na mani sa umaga. Ha? Sa umaga. Sino po ka ma? Sa tanghali. Oo! Okay din sa umaga? Masarap sa umaga. Mabilisan nga lang. Yung tumatawa, bastos yan.
Pero mas masarap kainin ang coconut. Anong coconut? Coconut. Nut kasi siya. Nahirapan ako. Loading. Okay. So I'll be sending you a program mamayang gabi po. And mga kaibigan, total wala naman pong bayad. Kayo po ay tumatangkilik sa amin sa Facebook. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell sa amin pong YouTube page. Yan po yung alam nyo ba? Iba rin po ito sa health forum. Tulungan nyo po kami. Tulungan nyo po kami na kumalat pa po ang ating advokasya by subscribing to our channel. Okay? Ito po yung pangalan, Health Forum with Doc Atoie. Lahat po ng na-miss nyo, na alam nyo ba, nandun po sa doon yung episodes. So, pwede nyo panoorin, balik-balikan. Kung may hindi kayo matandaan, ano ba yung tinuro ni Doc? Pwede nyo balikan. So, wala namang bayad, makikisuyo ako. Subscribe, like, share, and hit the notification bell para pag may bago kaming episode, mag-inonotify nila kayo. Okay ba yan? If I'm not mistaken, we have 82 episodes. Yes, 82 episodes na po ang alam nyo ba? Yes. So, nandun yun, mga tidbits ng tungkol sa health. Okay! At syempre, nagpapasalamat ako doon sa ating Shuttle's Best Travel and Tours dyan po sa Cebu. Lahat po kayo ng mga... Sa Cebu. Cebu? Cebu. Sa Cebu. Sa may Lapu-Lapu, yan po yung ating office. Na, yan ang sumalubong sa akin. Ang ganda nung... Shuttle's Best? Sinakyan so, doon po sa mga gusto mag-travel. Yes. At gusto nyo na may mag-rent a car, dyan po sa may Cebu. Cebu, sa may Lapu-Lapu. Puntahan nyo po yung Shuttle's Best. Okay? Yes. Okay. At syempre, yun, salamat sa Diyos. Dumating na. Dumating. Okay, dumating na po yung isa pa nating recipient. Ano ang title niyan tinutugtog? Huwag kang ihirit, ha? Ano ang title niyan tinutugtog na yan? Yan lang po ang natutunan kong i-piano, eh. Sinubukan ko mag-piano dati. Oh. Gusto ko kasi dati mag-piano. Uh-huh. Nahirapan ako. Oh. Nag-organ na lang ako. Uh-huh. Lagi ako naglalaro ng organ ko. Ang galing. Kaya pala ganyan itsura mo? Aray ko. Mukha ang organ. Bakit? Sige mo. Halika na, dyan na. Kapagin mo na, ate. Okay. Pahabol pa, pahabol. Yung isa natin na medyo na-late kasi galing pa siya ng Bulacan. Siya po ay may lupus. Lupus? 66 years old. Bawal magpaaraw ang lupus. May sakit na lupus. Yes. And ang nag-aalaga sa kanya at nakikitira siya dun sa anak niyang panganay na babae. Okay. At yan, si nanay po ay galing pa po sa Baliwag, Bulacan. Siya po ay dating nagpapakimo sa tulong po ng mga social welfare and ng mga politiko sa lugar nila. Nilalakad talaga ng anak niyang babae na panganay na kung saan-saan siya nagpupunta para makahingi ng tulong. So, nung naka-attend sila ng forum, gusto ng nanay niya dito. Ayaw na niya magpakimo. So, naniniwala sila sa natural healing. Kung kaya, tawagin kita, ha? Kaya ba ni nanay? Tita Herminia Ramos at ang anak po niya na si Christina. Yan, okay. Ang layo ng binyahin nila. Oh my God. Nay, hello. Kamusta po kayo? Kaya niyo ho ba tumayo? Sigurado ho kayo? Kahit tatlong oras? Hindi naman. Okay. Hello po, at kayo po yung anak. Panganay po kayo. Ilang taon na? 45. Kayo po yung nag-aalagay kay nanay. Magkasama. Okay, kayo po yung magkasama. And, paupuin muna natin. Ayoko muna kasi electric chair. Hindi ko naman i-on pa muna, eh. Pag nagkamali kayo ng sagot. Yan. Okay. So, Nay, kamusta po ang inyong kalagayan? Ito po, mahingal po ako. Nasira po kasi ano niya. Sira po kasing baga. Sira ho yung? Baga. Sira po ang baga. Gusto niyo, paayos natin. Okay, napagod si nanay. Okay. 2017 po yung na... Diagnosed. Pero 2 years pa po kami sa Baliwag. Mm-hmm. Hingal na talaga. Nang dali namin dito sa ospital, dito sa heart center, doon nakita.
Doon nakita yung? Yung mga sintomas po ng scleroderma po ang specific. Scleroderma? Name. Okay. Pero mas malapit po kasi hindi po nakakaalam ng marami na parang lupus. Parang? Lupus. Mm-hmm. So, hindi po parang yun. Sure na po sa atin. Yes. SLE na siya, systemic lupus. Okay, ganito po yun. 2017, right? Nag-steroids hindi? Nag-steroid po. Hanggang at dahil ngayon po. Hanggang ngayon, di ba? Kaya po nahihirapan siyang huminga. Dahil ang side effect ng steroids, nakakahina ng puso at baga. Pero yun ang gamot ni lupus. Anong gagawin natin? Are you getting my point? Ano ang gagawin natin? Kailangan gamutin si lupus. Ang gagamitin gamot, steroids. Ngayon, pag nag-steroids ka naman, asahan mo na may side effect siya. Ang side effect niya, hihina ang heart, hihina ang baga. So yung nararamdaman ni nanay, kinokontrol ni steroid si lupus, pero yung nararamdaman niya, side effect nung iniinom sa pangontrol. Nakuha niyo? Kaya nung umaten si nanay, kailan ho kayo umaten, nay? Ako lang. Ako next year pa. O next year pa pala siya a-attend, okay? Siya to umaten. Yung ako umaten. Ay, yung anak ako umaten. Sabi ko sa inyo, isasama ko. Sabi niyo, huwag na kandiksika niya. Alright. Kailan kayo nanood nun? Nung sa kabila pa po. Sa kabila pa kami. Sa kabila. Okay. Ayun. At dahil katulad po niyan, sabi ko nga, si Lord, in His time, kaya yung mga nag-a-apply po sa amin sa foundation, huwag kayong maiinip, bawal mainip. Kasi siyempre si Lord, in God's time is perfect time. Correct? At walang imposible sa Panginoon. Kaya, Nay, kayo ito po ang inyong mga supplement na makakatulong magpalakas ulit. Unang-una ng inyong immune system at ng mga organs na mahina. Okay? At huwag kayong gagamit ng kahit na anong ointment. Kasi kung mag-ointment kayo, pansamantala lang po ang gagawin nun. Matatanggal pa nga ngate, pero hindi natanggal yung pinagsimulan nung kate. Correct? So babalik, mahina kasi lungs niya. So palalakasin natin ang baga. At ang pinakamabilis na magpalakas ang baga ay walang iba kundi ang pamaypay. Dahil yan, maya-maya, babaga na ng gusto yan. Lalakas na ang baga niya. Siya po ay makakatayo. Ang suggestion ni Doc, Nanay, kaila, hindi kayo pwede magpa-araw. Pero pwede kayo magpa-ulan. Tandaan nyo yun, ha? Total tago. Sabi ko sa inyo, Nanay, matutuwa ka dito. Mawala stress niya. Pag pumupunta siya, mawala stress niya. O, dito ka na lang na. Eh. Lalo na ho, bibigyan pa kayo dito kotay ng pamasahe. Walang problema sa pamasahe. Hatid mo na lang sila. Ha? Hatid ko? Sagot ko, gas. Ha? Layo yun eh. Sige. So, Nanay, i-re-repair natin yung immune system mo. Ha? At pagdamutan nyo po ang nakayanan, lilinawin natin, hindi po ito nakayanan ni Doc Atoy. Hindi po nakayanan ng Seal to Heal. Bigay po iyan ng Panginoon, idinaan lang po sa mga kababayan natin na tumutulong. Ganun ka kamahal ni Lord. Gagawa siya ng paraan para mapagaling ka niya sa pamamagitan ng hindi mo mga kakilala. Ganun po ang foundation. So, napakasarap sa feeling, ano? Sige, ano pong gusto niyo sabihin, Nay? Ako na lang po. Sige, ikaw na lang. Bigyan na ng jacket! Bigyan ng jacket! Bigyan ng jacket! Nagpapasalamat po ako sa inyo. Napakalaking bagay po nitong para kay Nanay. Napakalaking bagay po. Kasi ayaw na niya magpa-chemo eh. Nahihirapan po siya. Okay. Kaya diretso po namin talaga ito hanggang sa maano. Kaya po hindi ako tumitigil para kung saan siya ano, gagaling. Kasi kung nasa bahay lang at wala kang ginagawa, hintayin mo yung paglala ng nanay mo, wala. Habang may ano, kahit sabihin natin wala ng lunas, magkakalunas yan, mahaba pa yung buhay niya. Yes, amen. Believe ako dito kay Ma'am Christina. Pag wala po kasing ginawa, ala, sabay yes. Na. Kailangan makikita, tsaka si nanay po malakas ang loob dito. Kahit ilang pong turok ang turok ng lakad, kahit sobrang hingal, sakay kami, commute kami, kasi gusto pa niyang mabuhay. Amen. Kaya lalakasan din po ng loob yung mga anak. Kasi malakas na 67. 67. Na yan. Hello.
Nakakabilib tong pangalan ng anak ni nanay. Kasi siya, may lima siyang anak. Wow. Lima ang anak niya, pero she makes time na alagaan niya ang kanyang nanay na may sakit. So yung pagmamahal niya sa nanay niya, yun yung naging reward. Kaya napili siya ni Lord. Di ba? Yes. Okay. So, tawagin na natin yung ating ibang... Tinatawagan namin? Yung ibang ating recipient. Yes, hindi yeah. Iba. Asan yung isa? Andito, ayan. Para tayo ay makapag... pa-picture. Teka, dito. Ayan. Sige po, ayan. Sama ka na nate. Ayan, dito po tayo. Ayan. Photo ops lang. Dok, dito ko sa... Ha? Dito ko sa side. Tawagin namin si Eds. Eds, ayan po. Sa mga hindi pa ho nakakalam, si Ate Agnes po ang head coordinator ng Zeal to Heal. Ito po yung dalawang coordinator pa, si Bonggo. Pinsan niya yon. Siya Chong si Chong. Si Chong. Chonggo. Uso ka rito, idol. At si Nono po ang assistant niya. At si Eds po sa CRMG. So for those who are interested na to be of help, ito po yung mga pwede nyo lapitan. At yung humihingi ng tulong, ayan po, makipag-coordinate po kayo sa kanila. Kami naman po ay taga-screen lang. Okay, so, sige, tayo'y manalangin. Ay, hindi pala, picture pala. Number one, Nay, number one. Nay, number one po. Oo. Na-stroke ba siya? Di magwawakas hanggang sa dulo. Sige, Nay, ganyan, ganyan. Number one. Pares tayo, para hindi ka mahiya. Balawa tayo. Number one, ang ibig sabihin po niyan tuwing makikita niyo si Doc Atoie na naka-number one, to God be the glory. Upang tayo'y di magkalayo. So thank you po. Diyan natatapos ang magpakailanman. Ba't magpakailanman pa yun? Dear teacher, thank you. Salamat. At yan to po. At yung kaninang sinasabi namin kung sino ang nanalo, may seat number po yan sa likodan ninyo, tama? Ayan, sa likod nyo may seat number. Okay, ang nanalo po ng Innova, white, kulay puti na Innova, ang kanyang plaka ay DAL5944. Isa na lang po ang gulong. Kaya pakipuntahan ha? Binabaklas na ho isa-isa. Si nanay, tinitignan niya yung number ng upuan niya. Baka nanalo ko. Sa mga kaibigan, sa namin pansamantalang tinatapos ang Cafeteria Zynergia for this day. At ito po muli ang inyong lingkod, Dr. Atoie Arboleda, na mag-iiwan sa inyo ng katagang manahimik muna upang ako'y magsalita. Pagpatuloy ang ingay, tutubuan kayo ng sungay. Ito po si Dr. Atoie Arboleda na nag-iiwan lagi ng katagang hindi ipinahintulot ng Panginoon na ikaw ay magkasakit upang ikaw ay manghina, bumigay at mamatay. Ipinahintulot ng Panginoon na ikaw ay magkasakit? Yes, ipinahintulot niya upang sana ikaw ay may matutunan. Paglabanan mo yan, mapagtagumpayan, at luwalhatiing muli ang kanyang pangalan. Amen. So this is once again Dr. Atoie Arboleda. At syempre, hindi kompleto ang Cafeteria Zynergia kung wala ang aking mga tropa. Pare. At syempre, wala po si BCO sa araw na to. Meron siyang konsyerto sa ibang lugar. At syempre, hindi rin mawawala ang ating tugtugerong wala sa tono. Kung tawagin si I, Amazing AG. Ako ay bata pa, nagpunta ako doon sa bukit. Wala akong nakitang pamunas. At syempre, andito ang inyong likod, walang bukong sa likod. Ako tawagin ay si Boss Big. Diyan lang ho kayo. At dito lang kami. Banda nyo, wala kaming inuurungan, pero marami kaming kinakatakutan. Kaya hanggang sa muli, to God be the glory! Kung merong Doc Atoie Doktor na naturopathy at meron ding practitioner na si Thor Magtangkol kung tawagin, pag pinagsama nyo, siya po si Doc. Ako si Thor. Doc?
Doctor! Doctor! Maraming maraming salamat po! Hanggang sa susunod! Stay healthy! And be happy! And to God be the glory! Maraming salamat!